Ano ang kaya mong gawin para sa taong pinakamamahal mo? Handa mo ba siyang ilaban hanggang sa dulo? O susuko ka na lang para sa ikaliligaya ng iba? Tunghayan natin ang kwento ng dalagang si Amy de los Santos. Nagmahal, nasaktan at patuloy na lalaban para sa pag-ibig. Handa akong gawin ng lahat. Matutunan mo lang akong mahalin. Teenager pa lang si Amy. Alam na niyang si John ang gusto niyang mapangasawa. But John had a fiancé. Kaya gumawa siya ng paraan para hindi matuloy ang kasal ng dalawa. Binayaran ng daddy niya ng 5,000,000 piso ang babaeng pakakasalan sana ni John para lumayo. With his fiancé out of his way, Amy could now marry the man she loved. Sa gulat at tuwa ni Amy, ay biglang pumayag si John na pakasalan siya. Pagkatapos ng kasal nila, ang akala ni Amy iyon ang simula ng masayang buhay nila ni John bilang mag-asawa. Pero nagkamali siya. Simula lang pala iyon ang paghihirap niya. Dahil nalaman ni John ang ginawa niya, galit na galit ito sa kanilang mag-ama. Pinakasalan lang pala siya ni John para tuluyang ilayo sa daddy niya. Gusto nitong iparamdam sa kanya na kahit kailan ay hindi siya nito magagawang mahalin at kung gaano siya kawalang halaga para dito. Magandang araw, Angels. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Naalimpungatan si Amy nang marinig niya ang makina ng sasakyan papasok sa driveway. Bumangon siya mula sa kinahihigaang couch at sumilip sa bintana. Nakita niyang pababa ng sasakyan si John, ang kanyang asawa. Inilock ang kotse at naglakad papunta sa front door. Lumapit siya sa pinto at binuksan niyon. Halatang nagulat si John nang makita siya. Marahil ay hindi nito inaasahang gising pa siya. Wala sa loob na napatingin siya sa wall clock. Pasado alauna na pala ng madaling araw. "Bakit ginabi ka na?" Medyo antok-antok pang tanong niya. "Bakit gising ka pa?" Walang ganang tanong nito sa halip na sagutin ang tanong niya. "Inihintay kita, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako." Sabi niya habang sinusundan nito nang magtungo ang asawa sa kusina upang kumuha ng maiinom na tubig. "Gusto mong kumain? Nagluto ako, ipaghahain kita." Sinindihan niya ang kalan upang initin ang nilutong afritada. "Kumain na ako, matulog ka na ulit." Malamig na sabi ni John at pagkatapos ay muli itong lumabas ng kusina upang magtungo naman sa silid nila. Naiwan siya sa kusinang mag-isa. Hindi na bago sa kanya ang malamig na pakikitungo ng asawa. Katulad ng dati, muli niyang hindi pinansin ang kurot na nararamdaman sa puso. Nagpakawala na lamang siya ng buntong hininga upang kahit papaano ay mabawasan ang bigat ng dibdib dahil sa pagbabaliwala ng asawa. Mabigat ang loob na muling pinatayang apoy sa kalan at isinalin sa isang tupperware ang ulam upang ipasok sa ref. Hinugasan ng kalderong pinaglutuan, pati ang basong ininuman ng asawa. Nang matapos ay tinuyo niya ang mga kamay sa basahan na nakasabit sa handle ng ref at pagkatapos ay pumasok na sa silid nilang mag-asawa. Pagpasok niya sa silid ay naabutan niya itong naghahanda ng matulog. Nakasuot ito ng usual na pantulog nito. Malambot na pajama at puting t-shirt. "Matutulog ka na?" tanong ni Amy. Sa halip na sagutin siya ay nahiga na ito sa kama. At ini-off ang lampshade sa bedside table na nasa gawin ng pwesto nito. Isang buntong hininga ang muling pinakawalan niya. Nahiga na rin siya sa tabi ng asawa. Nakatalikod ito sa kanya. Magkatabi sila sa iisang kama, pero tila napakalayo nito sa kanya. Abot kamay niya ito, pero tila kay hirap nitong lapitan. Gustong-gusto niya itong yakapin, subalit alam niyang papalisin lamang nito ang kamay niya, katulad nung unang beses na tangkain niyang yumakap dito. Katulad din nung unang beses na tangkain niyang hawakan ang kamay nito. Ang tanging halik na namagitan sa kanila ay noon pang ikinasal sila. Matapos noon ay hindi na siya tinangkapang muling halikan ng asawa. Ang akala niya noon, kapag naikasal na sila, ay magiging malapit na siya sa nag-iisang lalaking minahal niya. Subalit nagkamali siya. Dahil magmula nang maikasal sila, ay tila naging milya-milya ang layo nito sa kanya. Pero hindi niya masisisi ang asawa kung bakit malamig ang pakikitungo nito sa kanya. May kasalanan siya rito. Malaki. She betrayed him. She went behind his back. John had a fiancé back then at gumawa siya ng paraan para magkahiwalay ang mga ito.
Alam niyang naging makasarili siya. Natakot siyang mawala ito ng tuluyan sa kanya, kaya ginawa niya ang lahat para hindi iyon mangyari. Kahit alam niyang masasaktan ng lalaki, ay ginawa pa rin niya. Silang dalawa ng kanyang ama. Ang iniisip niya noon ay hindi pwedeng mapunta si John sa ibang babae. Kaya niyang tiisin na makitang nakikipag-date ito sa ibang babae. Kaya niyang tiisin na may ibang girlfriend ng lalaki. Dahil naniniwala siya na sila talaga ang nakalaan para sa isa't isa. Na hindi lang iyon nakikita ni John. Dahil nakasanayan na nitong magkasama sila dahil magkasabay silang lumaki. When John's parents passed away in a car accident, ay kinukup na ito ng kanyang ama. She was 15 and John was 18. Matalik na magkaibigan ang mga ama nila nung nabubuhay pa ang mga magulang ng lalaki. Parehong ulila ang mga magulang ni John, sabay na lumaki sa bahay ampunan at nagkahulugan ng loob, ayon sa kwento ng kanyang ama. Nang parehong tumuntong sa tamang edad ang mga magulang ni John, ay sabay na lumabas ang mga ito sa bahay ampunan at naghanap ng mapapasukan. Doon nga napadpad ang mga ito sa pabrika na pag-aari ng pamilya ng kanyang ama. Hanggang sa ang ama na niyang si Danilo ang namahala sa pabrika at patuloy na nagtrabaho doon ang mga magulang ni John. Nang isang beses na mag-deposit ng pera sa bangko ang kanyang daddy, ay nagpasama ito noon kay Armon, ang ama ni John. Habang papunta raw noon sa bangko, ay may humarang ditong mga kanalakihan at kinuha ang dalawa. Nilaban ng kanilang ama, dahilan para munti ka na itong tamaan ng matulis na bagay. Subalit napigilan niyo ng tatay ni John at sa halip, ang daddy niyang si Armand ang natamaan sa tagiliran. Natakot daw marahil ang mga kanalakihan ng makitang natamaan ng isa sa mga ito, kaya nagmamadaling nagtakbuhan at iniwan ang kanyang ama at si Mang Armand. Mabuti na lamang at hindi napuruhan si Mang Armand. Binata pa ang kanyang daddy nang mangyari yon, habang si Mang Armand naman noon at si Aling Sally ay may anak na, at iyon nga ay si John. Humanga ang daddy niya sa katapangan na ipinakita ng tatay ni John. Magmula noon, ay naging kanang kamay na ng kanyang ama si Mang Armand. Nagkasundo ang mga ugali ng dalawa. Ito lang ang nag-iisang pinagkakatiwalaan noon ng kanyang daddy. Doon na nagsimula ang pagiging matalik na magkaibigan ng dalawa. Tila magkapatid daw ang mga ito kung magturingan, ayon sa kwento ng daddy niya. Malaki ang utang na loob na tinatanaw ng kanyang daddy sa tatay ni John. Kung hindi daw dahil dito, ay baka hindi na raw siya naisilang. Kaya naman ang pumanaw ang mag-asawa, ay hindi na nagdalawang isip ang kanyang ama na kupkupin si John. Nakikita na rin naman niya noon ang lalaki, but she never paid attention that much to him. Nang lumipat si John sa bahay nila, they grew up together. They became close. He was her protector. Kanilisan lang noon ang kanyang ina, dahil siguro pareha silang nawala ng mahal sa buhay, kaya tila nakakita siya ng kakampi rito. At nang magdalaga na siya, that was also the time that she started to look at John as a man. She confessed her feelings, but he rejected her. Nakababatang kapatid lamang daw ang turing nito sa kanya, at kung ano man daw ang nararamdaman niya, ay lilipas din iyon. But he was wrong, because the way she felt for him back then, and the way she feels for him now, ay walang pagkakaiba. He is still the love of her life, and she will do everything para mahalin din siya ni John. When they were in high school, kapag nababalitaan niyang nagkakaroon ng girlfriend si John, ay inaaway niya kung sino man ang babaeng yon. Inaasar nila ng mga kaibigan niya. Pasaway as she was, hindi niya tinitigilan ang mga nagiging girlfriend ng lalaki hanggang hindi naghihiwalay ang mga ito. She was young, kaya mabilis din siyang pinapatawad ni John. At dahil siguro bata pa rin noon ang lalaki, ay hindi pa seryoso sa mga nakakarelasyon nito. Kaya baliwala dito kung maghiwalay man ito at ang girlfriend nito. Minsan pa nga, dahil siguro sa awa nito sa mga nagiging girlfriend na inaaway niya, ay ang lalaki na mismo ang nakikipaghiwalay. Laging pinapatawag noon sa principal's office ang daddy niya. There was a time na muntik na siyang makick out sa school dahil sa pamamahiya niya sa girlfriend noon ni John. She became a problem to her dad. So her father came up with a solution and made a deal with her. Naaalala pa niya ang pag-uusap nila noon. Why do you keep on doing this, Emmy? Do you really like John that much na kailangan mong manakit at mang-away ng schoolmate mo? Galit na singhal ng daddy niya sa kanya. I don't like him, Dad. I love him. Hindi siya pwedeng mapunta sa iba. Sa akin lang si John. Those other girls don't love him the way I do. Puno ng sinseridad na sabi niya. But you can keep on doing this. Baka sa susunod sa presinto na ako ipatawag dahil sa mga pinagagagawa mo. I have to do this, Dad.
hindi pwedeng mapunta sa iba si John. Mahal na mahal ko siya. Enough with this nonsense, Emmy. Tila napuno na ang daddy niya. Kung ano man yung nararamdaman mo para kay John, mawawala rin yan. You're too young. Marami ka pang makikilala. You have a lot of experience. And this thing with John, lilipas din to. You're wrong, Dad. Mahal ko si John. At wala akong ibang mamahalin kundi siya lang. Kami ang para sa isa't isa. You and everyone else just have to realize that. Sabi niyang nangingilid na ang luha. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa frustration na walang naniniwala sa kanya kung gaano niya kamahal si John. And everyone kept on telling her na mawawala rin ang nararamdaman niya para sa binata. Alam niya sa sarili niya na si John lang ang gusto niya. Ngayon at hanggang mawala siya, si John lang ang mamahalin niya at gugustuhin niyang makasama sa buhay. Tila nabasa ng ama ang naiisip niya. Lumambot ng kaunti ang ekspresyon ng mukha nito. Nilapitan siya at tinitigan. Sa mahinahon na boses ay muli itong nagsalita. Talaga bang mahal mo si John? Tahimik na tumango siya bilang tugon. May luha pa rin umaago sa pisngi niya. Pinahid iyon ng ama. Okay, let's make a deal. Mahinang sabi ng daddy niya. When the time comes, kapag nasa tamang edad ka na, I will help you with John. Really, Dad? Umaliwalas ang mukha ni Amy sa sinabi ng ama. Tumango ito. Pero ipangako mo sa akin na titigilan mo na ang ginagawa mong panggugulo sa mga nagiging girlfriend ni John. And you will focus on your study. Pero Dad, paano kung biglang mag-asawa si John? Bakas ang takot at pag-aalala sa mukha niya. Hindi ba't mahal mo siya at naniniwala kang kayo ang para sa isa't isa? Yes, but... Then, you just have to keep on believing that. Seryoso ang tinig at itsura ng kanyang ama. Just trust me. I will help you when the right time comes. You just have to promise me na hindi ka na manggugulo ng ibang tao and you will focus on your study. Okay, Dad, in one condition. Seryoso din ang mukha na sabi ng dalaga. I promise to behave and focus on my study if you promise me na hindi mo ako ipapadala kung saan at ilalayo ako kay John. Wherever he is, you have to make sure that I'm there too. Her father is a businessman. Sana'y makipag-negotiate. Kanino pa ba siya magmamana? Okay, I promised. And her father kept his words as much as she kept hers. Tinitiis niya ang sakit at frustration kapag nalalaman niyang may nagiging girlfriend si John. Lagi niyang sinasabi sa sarili na kung sino man ang latest girlfriend nito ay lilipas din yon. Dadaan lang iyon sa buhay ng binata. At iyon nga ang nangyari. Ilang girlfriends ang dumaan sa buhay ni John, pero walang sineseryoso ang lalaki. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na siya nababahala kapag may bagong dinidate ang lalaki. Dahil alam niya, just like the other girls, dadaan lang iyon sa buhay ng lalaki. Sa loob ng ilang taon ay iyon ang nangyari. Until John met Veronica. Unlike the other girls John dated, ito lang ang nagtagal. Nang lumampas na sa 3 buwan na nagdidate ang dalawa, ay naalarma na siya. Pero hindi siya nawala ng pag-asa na isang araw ay mababalitaan niya na lang na hiwalay na ang dalawa. But it didn't happen. Umabot na ng 6 buwan ang relasyon ni John kay Veronica. Tila nagiging seryoso na ang relasyon ng dalawa. But she can't do anything. During that time, ay matatapos na siya sa kanyang Master of Degree. She promised her dad that she will focus on her study and will not do anything sa mga girlfriend na magiging girlfriend si John. So nagtiis siya ulit. Nag-focus siya sa kanyang thesis upang makagraduate na kaagad siya at para mailibang niya ang kanyang atensyon sa iba. At isa pa, may tiwala siya sa pangako ng kanyang ama na sa pagdating ng tamang panahon ay tutulungan siya nito kay John. Pinanghawakan niya iyon. Hanggang sa nabalitaan niya na lang na nag-propose si John kay Veronica. Tila siya ng lumo ng mga sandaling iyon. Nang araw na nalaman niya yon, ay agad siyang sumugod sa study room ng kanyang ama. Sinabi niya rito ang nalaman niya. But her father was way ahead of her. Alam na rin ito ang ginawang pag-propose ni John noon. At nagawa na rin itong paimbestigahan ng fiancé ni John. At marami itong natuklasan. Ibinigay nito sa kanyang report na galing sa private investigator na inupahan nito. Kompleto iyon. Mula sa family background ng babae hanggang sa lugar na pinupuntahan nito at ni John. Nabasa niya sa report na galing sa average na pamilya ang babae. Retired elementary teacher ang tatay at ang nanay ay isang housewife. Meron itong ate sa Canada na doon nakabase dahil nakapag-asawa ng Canadian. Nakasulat din sa report na balak ni Veronica na sumunod sa Canada.
para kumuha ng master's degree sa accounting, subalit hindi pa sapat ang naipong pera. Nasa report din na nais itong makapag-iwan ng maski maliit na negosyo sa mga magulang para kahit papaano may pandusto sa mga ito sa pangangailangan kapag natuloy ito sa Canada. Mahirap nga naman iyon kung pagsasabayin itong gastusan ng pag-aaral at pagpapadala sa magulang. Nasa report din na against si John sa pag-alis ng babae. Inalok ito ni John na dito na lamang sa Pilipinas kumuha ng master's degree at tutulungan ito ni John. But the woman was ambitious. She wanted master's degree from outside the country and John cannot afford that. May naipon ang lalaki pero halos na i-invest na nito sa bahay na nabili nito and the rest ay inilalaan sa kasal. Kung sino man ang inupahang private investigator ng kanyang ama ay napakagaling niyon dahil ultimo maliit na detalye ay nasa report nito. Napag-alaman din niya na kahit magkasintahan pa ito at si John, nag-entertain pa rin ito ng suitors at tumatanggap ng kung ano-anong regalo mula sa mga yon na lingid sa kaalaman ni John. Ang babaeng yun! Naalalang na ibulalas niya noon nang mabasa niya ang bahaging iyon ng report. Veronica doesn't deserve John. Obviously, mas mahalaga pa kay Veronica na makarating sa ibang bansa kaysa sa binata. John deserves better. That was the window of his father. After a few days na ma-engage ang dalawa, ay pinatawag ng kanyang ama si Veronica. Inalok ng perang sobra-sobra pa para makapagtapos ng pag-aaral sa ibang bansa at pantayon ng negosyo para sa mga magulang. Veronica was hesitant, but she didn't turn down her father's offer right away. Nang hingi ito ng palugit para makapag-isip. Kinabahan din siya na baka hindi tanggapin ni Veronica ang perang inaalok ng kanyang ama. She knew she has to do something, and then few days later, nabalitaan niyang hindi na matutuloy ang kasal ni John at Veronica. Siguro'y dapat niya ring ipagpasalamat ang pagiging mataas ng pangarap ni Veronica. Dahil kung hindi, ay baka tuluyan ang nakasal si John dito at habang buhay nang mawawala sa kanyang lalaking pinakamamahal. Nakapikit na si John pero hindi siya makatulog. Kahit nakatalikod, ay alam niyang nakatingin ang asawa sa kanya. Wala sa loob na napaigting siya ng mga panga nang maisip ang salitang asawa. Kung hindi dahil sa pakikialam nito at ni Danilo na ninong niya at daddy ni Veronica. Sana ay hindi si Ami ang katabi niya ngayon. Malaki ang galit niya sa dalawa. Pinagkaisahan siya ng mga ito. It's been 4 months simula nang ikasal sila ni Ami. But they never consummated their marriage. No, he tried to fulfill the duty of a husband. Dahil para sa kanya, ay sa papel lamang sila mag-asawa. Ang pagpapakasal niya kay Ami ay ang pagpaparusa niya sa mag-ama sa ginawang pakikialam ng mga ito sa buhay niya. Masyado siyang nasaktan nang panghimasukan ng mga ito ang buhay niya at gusto niyang gantihan ang mag-ama. Alam niya ang mahal na mahal siya ni Ami mula pa noong mga bata pa sila. Nagpakasal siya rito para iparamdam at iparana sa babae na kahit anong gawin ito, kahit pa maikasal na sila, ay hindi niya ito mamahalin. Gusto niya ring saktan ng ama nitong si Danilo sa pamamagitan ni Ami. Sinong magulang ang hindi masasaktan kapag nakitang nasasaktan din ang anak nito? Paano niya mamahalin ang isang taong makasarili na naging dahilan ng paglayo ng babaeng mahal niya at binabalak pakasalan? Parang may tumusok sa puso niya nang maalala ang babaeng nais pakasalan, si Veronica. They've been together for a year. Sa lahat ng mga naging girlfriends niya, ay ito lang ang nagtagal. Nagkasundo silang dalawa. Kaparehas niya ay career-driven din ito. Humanga siya sa determinasyon na nakita niya rito. It's that she always strive for something better and always try to reach a higher goal. Matagal na nitong pangarap na mag-aral sa ibang bansa para sa master's degree nito. Tutol siya noon dahil ayaw niyang magkalayo sila. Ang gusto niya sana ay kung mag-aasawa siya ay magkasama sila. Maaga siyang naulila sa magulang, kaya naman sabik siya na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Pero may iba pa palang plano ang babaeng nais niyang pakasalan. Noong una, ang akala niya ay nakalimutan na ni Veronica ang kagustuhang makapag-aral sa ibang bansa. Dahil isang beses lamang iyon nabanggit ng babae sa kanya at hindi na naulit hanggang noong gabi ng engagement nila. Ningid sa kaalaman ay may usapan na pala ito at ang kapatid nitong nasa Canada tungkol sa pagpunta doon ni Veronica sa pag-aaral nito. Kahit na engaged na sila, ay alam niyang wala pa rin siyang karapatang pigilan itong tuparin ang pangarap nito. Kaya naman wala siyang nagawa kundi suportahan na lamang ito. Kahit alam niyang kapag umalis na ang babae, ay matatagalan pa itong makabalik. Hindi mayaman ang pamilyang pinagmula ni Veronica. At kapag nakarating na ito sa ibang bansa, ay alam niyang pagsasabihin ito ang pag-aaral at pagtatrabaho.
Kasabay pa niyon ay susuportahan din ito ang magulang na naiwan sa Pilipinas. Nais niya itong tulungan, subalit ang perang naipon niya ay na-invest na niya sa bagong bahay. Nabalak niya sanang maging tirahan nila, at ang natira ay nakalaan para sa pagpapakasal nila. Inialok niya noon kay Veronica na gamitin muna nito ang pera na nakalaan sa kasal nila para sa pag-aaral nito. Pero dahil hindi pa rin iyon sasapat, ay hindi na lang pumayag ang babae. Ang katwiran nito sa kanya ay mas makabubuting huwag na muna iyong galawin, upang kahit anong oras na gustuhin nilang magpakasal ay makakasal sila. Pagtatrabahuan na lamang daw nito ang pag-aaral. Natuwa naman siya dahil nangangahulugan lamang iyon na talagang gusto rin itong magpakasal sa kanya. Kaya naman laking pagtataka niya noong bigla na lamang itong umalis nang hindi man lang nakikipag-usap sa kanya. Sa halip ay isang text message lamang ang ipinadala ni Veronica sa kanya na nagpabago ng takbo ng buhay niya. "I'm sorry, John. I can't marry you now. I just can't. Please forgive me." Iyak lamang ang naging tugon niya nang mabasa ang message na yon. Nang matanggap ni John ang mensaheng yun, ay agad niyang tinawagan ng babae. Subalit hindi na niya ito makontakt pa. Pinuntahan niya ito sa pinagtatrabahuhan nito. Subalit napag-alaman niya na nag-file ito ng immediate resignation. Pinuntahan niya ito sa bahay nito. Subalit ang mga magulang na lamang nito ang naabutan niya roon. Sa mga ito niya rin nalaman na nang araw na iyon ay yun din ang araw ng pag-alis ng dalaga papuntang Canada. Nais niya pa sana itong habulin noon sa airport, pero pinigilan siya ng ama ni Veronica. Hindi na raw niya iyon naabutan dahil malamang ng mga oras na iyon ay nakasakay na sa eroplano ang babae. Parang naging malabo ang lahat sa paligid niya. Ang huling natatandaan niya ay humingi ng kapatawaran ng tatay ni Veronica sa kanya dahil sa biglang pag-alis ng anak nito. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi ng araw na yon. Para siyang pinagsakluba ng langit at lupa. Sa isang iglap ay gumuwa ang mundo niya. Sa loob ng ilang buwan ay ilang beses niyang sinubukan na makontak ang babae. Ilang beses din siyang nagpabalik-balik sa mga magulang ni Veronica at nakiusap na ibigay sa kanya ang contact number at address nito sa ibang bansa. Subalit paulit-ulit din siyang nabigo. Pati ang Facebook account nito ay nawala. Parang bulang naglaho ang babae sa buhay niya. Halos 2 buwan siyang hindi nakapagtrabaho. Para siyang nawala ng buhay. Humihinga siya pero wala siyang nararamdaman. He was miserable. Hanggang sa kausapin siya ng ninong Danilo niya, pinabalik na siya sa trabaho. "Alam kong masakit ang pinagdaraanan mo ngayon, pero hindi makakatulong. Kung patuloy kang magmumukmok at magkukulong rito, bumalik ka na sa trabaho para malibang ka at mawala sa isip mo kahit papaano ang pag-iwan sa iyo ng babaeng yon." Payo sa kanya ng ninong Danilo niya noon na ginawa naman niya. Pumasok siya sa trabaho, binalikan niya ang responsibilidad niya. Kahit papaano ay nakalimot siya. Nang isang beses na pumunta siya sa bahay ng ninong Danilo niya upang may kuhain sa study room nito, nang hindi niya akalain na doon niya matutuklasan ang dahilan ng biglaang pag-alis ni Veronica. Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na yon. Kahit na matagal na siyang bumukod ng tirahan, ay sanay pa rin siyang maglabas-pasok sa bahay ng kanyang ninong Danilo. Kailangan niyang kuhain ang contract na naiwan sa study room nito. Meron siyang meeting ng araw na iyon sa isang Taiwanese client at dadalhin niya ang contract na iyon. Nakalimutan iyong ipadala ng ninong niya sa driver nito. Kaya naman siya na ang nagsadya na kunin iyon. Ipinagbigay alam niya muna iyon sa kinikilalang pangalawang ama at pumayag naman ito. Sinabihan pa siya nito na dumiretso na lamang sa study room nito. Iyon nga ang ginawa niya. Pagdating niya sa study room, ay kaagad niyang hinanap ang pakay niya. Malinis ang ibabaw ng mesa, kaya naman binuksan niya isa-isa ang drawer. Habang naghahagilap siya ay hindi sinasadyang nahagip ng mata niya ang isang litratong nakalabas ang kalahati mula sa isang envelope na naroroon. Hindi niya sana mapapansin yon, subalit nahagip ng paningin niya ang mukha ni Veronica sa litrato. Kunot ang noong dinampot niya iyon. Kuha iyon noong gabi ng proposal niya kay Veronica. Anong ginagawa niyon sa opisina ng ninong niya? Kinuha niya ang envelope at inilabas sa mga laman niyon. Nanginginig ang kamay niya na isa-isang tinignan niya ang mga larawan na naroroon. Karamihan ay mga larawan ni Veronica ang naroroon. Sa ibang larawan ay magkasama sila ng kasintahan. At ang ibang larawan ay may kasamang ibang lalaki ang kasintahan. Nag-igting ang mga bagang niya na dinampot niya ang isang papel na naglalaman ng report mula sa isang private investigator. Hindi siya makapaniwala sa nababasa.
Ipinaimbestigahan ng ninong niya si Veronica. Hawak pa niya ang papel nung pumasok si Danilo sa study room. Anong ibig sabihin nito? Pigil ang galit na tanong niya rito. Maupo ka, mag-usap tayo. Mahinahong sagot nito. Hindi ka babakasan ng takot na natuklasan niya ang ginawa nito. Ipaliwanag ninyo sa akin kung anong ibig sabihin nito, Ninong. Pinaimbestigahan mo si Veronica? Ani ang hindi kumikilos sa kinatatayuan. Narinig niyang nagpakawala ng isang buntong hininga ang kausap bago ito nagsalita. Tama ka, nagpaimbestiga nga ako. Bakit? Gusto kong makasiguro na ang babaeng pakakasalan mo ay nararapat para sa'yo. Para na rin kitang anak. Kaya naman ang gusto ko lang ay ang makakabuti sa'yo. Hindi mo kailangan panghimasukan ang buhay ko. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa inyo at habang buhay kong tatanawin yun. Pero wala kayong karapatang gawin ito sa akin. Sabi niyang hindi pa rin makapaniwala sa natuklasan. Kayo rin ba ang dahilan kung bakit biglang nawala ang babaeng pakakasalan ko? Hindi ito kumibo. Sagutin ninyo ako. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Kalimutan mo na ang babaeng yan. Hindi siya ang nararapat na pakasalan mo. At alam niyo kung sinong nararapat para sa akin? Si Ami ang pakasalan mo. Siya ang higit na mas nararapat para sa'yo. Ano? Muli ay hindi siya makapaniwala sa narinig. Nahihibang na ba kayo? Hindi lingid sa kaalaman mo na matagal nang may pagtingin si Ami sa'yo. Naniniwala ako na matuturuan mo rin siyang mahalin. Mahal na mahal ka ng anak ko. At alam ko na kahit kailan ay hindi ka ipagpapalit ni Ami sa material na bagay. Katulad ng ginawa ng babaeng yun sa'yo. Anong ginawa mo para lumayo si Veronica? Nagpa-imbestiga ka, kaya alam kong alam mo kung gaano ko siya kamahal. Nababasa na sa luha ang mga mata niya, pero pinipigilan niyang tumulo iyon. Nagpupuyos ang puso niya sa galit. Kasabay niyo ay tila muling ipinapaalala sa kanya ang sakit ng biglang pag-iwan ng ex-fiancé sa kanya. Inalok ko siya ng 5 milyon at hindi na siya nag-isip ng matagal at tinanggap niya ang inaalok ko. Iyon ba ang babaeng pakakasalan mo? 5 milyon lang ang halaga mo para sa kanya dyan. Anong karapatan mong gawin yon? Hindi na niya napigilang sumigaw. Sinira mo ang buhay ko! Hindi ko sinira ang buhay mo. Mahinahon pa rin ang boses na sabi ni Danilo. Hindi man lang natinag sa pagtaas ng boses niya. Danilo has always been a man of confidence. Wala itong kinatatakutan. Isa iyon sa dahilan kung bakit matagumpay ito. Isa iyon sa hinahangaan niya rito. But now, that admiration turned to hatred. If anything else, I saved you. Iniligtas kita mula sa isang malaking maling desisyon. Hindi siya nagsalita. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang tuhod niya. He felt betrayed. Itinuring niya na ito ang pangalawang ama. Kaya naman mas doble ang sakit na nararamdaman niya. Niloko siya ng tinuring niyang pamilya. His only family. Pakasalan mo si Ami John. Iyon ang makabubuti para sa'yo. Muling sabi nito, nang patuloy siyang hindi umimik. Binigyan niya ito ng isang hindi makapaniwalang tingin bago nagsalita. You're unbelievable. Yun lang at iniwan na niya ito roon. Nawala na sa isip niya ang meeting niya sa kliyente at nag-drive na siya pauwi sa bahay niya. Galit na galit siya sa kinikilalang ama. Habang nagmamaneho, ay hindi niya mapigilang mapasuntok sa manibela. Pakiramdam niya ay pinagkaitan siya ng karapatan na magdesisyon at kontrolin ng sariling buhay niya. Nagagalit din siya kay Veronica. Hindi siya makapaniwala na kaya siya nitong ipagpalit sa pera. Pakiramdam niya tuloy ay wala siyang halagang tao. Kayang-kaya siyang ipagpalit ng babaeng minamahal sa 5 milyon. Parang umieko sa pandinig niya ang sinabi ng ninong Danilo niya. 5 milyon lang ang halaga niya. Muli siyang napasuntok sa manibela. Hindi ko kayo mapapatawad! Hindi ko kayo mapapatawad! Paulit-ulit na sabi ng binata. Napukaw ang pag-iisip niya nang maramdamang gumalaw si Ami sa tabi niya. Yumakap ang isang kamay nito sa kanya. Kunot noong nilingon niya ito. Nakita niyang payapa ng pagkakapikit ng mga mata ng asawa at malumanin na rin ang paghinga. Kaya alam niyang tulog na ito at hindi nito sinasadya ang pagkakayakap sa kanya. Maingat na iniangat niya ang kamay nito at inilapag sa higaan upang hindi ito magising. Dahan-dahan siyang bumangon at naupo sa gilid ng kama. Nilingon niya ang asawa na mahimbing nang natutulog. Sa totoo lang, ay hindi naman siya bulag sa mga effort nito. Alam niyang ginagawa nito ang lahat para maging isang mabuting asawa sa kanya.
Ginagawa nito ang lahat para mag-work ang pagsasama nila. Alam niyang mahal na mahal siya nito, kaya tinitiis ng babae ang lahat ng pambabaliwala niya rito. May mga araw na naaawa na siya sa asawa kapag nakikita niyang nasasaktan o nadidismaya ito dahil sa hindi niya pagpapahalaga sa mga ginagawa nito. Pero sa tuwing maaalala niya ito at ang ama nito, ang dahilan kung bakit hindi niya nakasama si Veronica. At sa tuwing maaalala niya ang sakit ng damdamin na idinulot ng pangingialam ng ama nito sa buhay niya, ay napapalis din ang awa na nararamdaman niya para dito at napapalitan niyo ng puot at pagkamuhi. Marahil nga ay mali na ibunton niya rito ang galit niya, subalit wala na siyang pakialam. Ang nangingibabaw na lamang sa kanya ay ang galit at pagnanais na iparamdam din sa mga ito ang sakit na naramdaman niya. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng control sa buhay niya, kaya ang pagpapakasal kay Ami at ang takbo ng magiging pagsasama nila ang tanging makokontrol niya na hindi pwedeng panghimasukan ng ninong niya. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo at nagtungo sa sala at nahiga sa sofa na naroon. Kapag hindi siya makatulog, ay doon siya natutulog sa sala nila. Wala namang ibang tao roon maliban sa kanilang mag-asawa. Sinadya niyang hindi kumuha ng kasambahay dahil gusto niyang iparanas kay Ami ang hirap ng pagiging isang may bahay. Pagising ni Ami ay automatic na dumako ang mata niya sa gilid ng higaan kung saan nakapwesto ang asawa, subalit bakante iyon. Bumangon siya at lumabas patungong sala. Doon ay nakita niyang mahimbing na natutulog si John sa sofa. Hindi na siya nagtataka dahil hindi naman ito ang unang beses na sa sala natulog ang asawa. Masuyo niya itong pinagmasdan. Napansin niya ang kunot sa pagitan ng kilay nito. Magmula nang ikasal sila, ay tila lagi nang nakakunot ang noon nito. Kaya tuloy tila laging madilim ang ekspresyon ng mukha nito. Bahagya siyang yumuko at inilapat ang hintuturo sa pagitan ng kilay nitong bahagyang magkasalubong. Napangiti siya nang makita ang unti-unting lumambot ang ekspresyon ng mukha nito at nawala ang kunot sa noo. May pag-asa pa ako. Mahinang bulong niya sa sarili. Handa akong gawin ang lahat. Matutunan mo lang akong mahalin. Maghihintay ako hanggang sa kaya mo nang buksan ang puso mo para sa akin. Napapitlag siya nang bigla itong kumilos. Agad niyang binawi ang daliri niya na nakalapat pa rin sa pagitan ng kilay nito. Ang akala niya ay magigising na ito, subalit nag-iba lang ito ng pwesto at tumagilid, paharap sa sandala ng sofa. Patuloy niya itong pinagmasdan. Naaalala niya ang mga salitang binitawan nito sa kanya noong gabi ng kasal nila. Huwag kang umasa. Nagagampanan ko ang pagiging isang mabuting asawa. Sa papel lang tayo kasal. Ang apelyido ko lang ay bibigay ko sa iyo. Pero hindi ang puso ko. Sa akin to. Ako pa rin ang masusunod kung sino ang pwede kong mahalin. At ikaw ang huling taong gugustuhin kong mahalin, Ami. Then why did you agree on marrying me? Pumayag akong magpakasal sa iyo para iparamdam sa iyo at kay Ninong maski kalahati ng sakit na idinulot ninyo sa akin. Dahil kahit anong gawin mo, hinding-hindi kita mamahalin. Pakiramdam ni Ami ay tinusok siya ng paulit-ulit ng marinig iyon. Lalo na nang iwan siya nito ng gabing iyon, wala siyang nagawa kundi umiyak. Dahil ang akala niya, kapag nakasal na sila ay magiging madali na ang lahat. Madali na siyang mapapalapit dito. Pero mas lalong naging malayo ang lalaki sa kanya. Nang gabi ring iyon ay napagtanto niya na kailangan niyang magpakatatag. Hindi iyon ang panahon para sumuko siya at mawala ng pag-asa. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta ng gabing iyon. Hinintay niya ito subalit umaga na ito bumalik. Pagbalik na pagbalik nito ay kinausap niya ito. Tatanggapin ko na ang galit mo sa akin ngayon dahil alam kong nasaktan kita ng sobra at alam ko rin na napilitan ka lang na pakasalan ako. Hindi kita pipiliting gampanan ng isang pagiging asawa kapag dalawa lang tayo. Pero may ipapakiusap ako sa'yo. Kapag nasa labas tayo at may nakakakitang ibang tao sa atin, kung hindi mo kayang maging malambing at pakitunguhan ako bilang asawa, sana ay huwag mo na yung ipahalata sa ibang tao. I'm not asking you to be sweet with me in front of other people. I'm just asking you to be civil. Wala siyang narinig na sagot mula rito, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. You can hate me all day, pero at the end of the day, sa isang silid tayo matutulog. I will not ask you to do anything. I will not force you to love me. Pero sana sa gabi, kapag matutulog tayo, hayaan mong makatabi kita. Give that to me at least. Hindi ito nag-react sa sinabi niya. Tinitigan lamang siya nito subalit hindi nagsalita.
Matapos ang ilang segundo ay walang sabi-sabi itong pumasok ng banyo at naligo at naghanda sa pagpasok sa opisina. Ang akala niya ay binaliwala lang nito ang sinabi niya. Pero nakahinga siya ng maluwag. Nang kinagabihan nga ay doon natulog ang lalaki sa silid niya. Pero naiintindihan niya rin kung minsan ay gusto niya na mapag-isa o hindi tumabi sa kanya. Ayaw niya itong pilitin, kaya hinahayaan niya lang ito. Ang importante ay umuwi ang lalaki at madalas ay sa isang silid sila natutulog. Nagtungo si Ami sa kusina para maghanda ng aalmusalin nila. Wala silang kasama sa bahay, kaya siya lahat ang nag-aasikaso. Ang akala ni John ay pinahihirapan siya nito sa hindi pagkuha ng kasambahay. Nagkakamali ito dahil gustong gusto niyang pinagsisilbihan ito. Gusto niya kapag pinagluluto niya ito, kapag pinagahainan niya ito ng pagkain. Kahit na madalas ay hindi nito kinakain ang hinahanda niya. Kahit ang paglalaba at pamamlansya ng mga damit nito ay buong puso niyang ginagawa. Kahit na lumaki siya sa karangyaan, ay matagal na niyang natutunan ng mga gawaing bahay. Dahil iyon talaga ang gusto niya, ang personal na asikasuhin at pagsilbihan ng lalaki. Isinangag na lamang niya ang kanin na natira kagabi at nagprito ng itlog. Ininit ang afritada habang nagpapakulo ng tubig. May pagka-old school si John, wala itong rice cooker at electric pot. Kaya naman sa kaldero siya nagsasaing at sa takuri nagpapainit ng tubig. Nang matapos ang paghahanda ng almusal, ay binalikan niya ang asawa sa sofa at ginising ito. John? Marahan niyang sabi habang inaalog ang balikat nito. Nagmulat lamang ito ng mata subalit hindi gumalaw. Mas nilakasan pa niya ang pagising dito. John, mag-breakfast na tayo. Ngunit tumagilid ulit ito. Sa pang-apat na attempt niya, ay doon lamang ito bumangon. Ayaw niya sana itong gisingin dahil alam niyang puyat ito dahil late na nakauwi kagabi. Subalit mayroon silang meeting ng umagang iyon kasama ang department head nila. Dahil ngayon darating ang marketing head na na-recruit pa nila sa Maynila. Dati ay siyang may hawak ng marketing, pero gusto niyang mag-unload ng trabaho para mas mapagtuunan niya ng pansin ng sales department. Hindi sana kita gigisingin, kaya lang alam mo namang may meeting tayo today dahil may darating na bagong marketing head. Sabi niya nang makaupo na sila sa lamesa. Tumango lamang ito bilang tugon, halatang tulog pa ang diwa. Iniabot niya sa asawa ang tinimplang kape. Humigop naman kaagad ang lalaki. Sinalinan niya ng sinangag at ulam ang plato nito. Pinagmasdan niya ito habang sumusubo. Napangiti siya. Para sa kanya ay isang reward na kapag kinain ito ang inihain niya. Sa loob ng 4 na buwan, paminsan-minsan ay may mga ganitong sandali sila. Yung tila normal silang mag-asawa. Nagsisilbi siya at tinatanggap naman ng asawa ang ginagawa niya. Kaya hindi siya nawawala ng pag-asa. Kung sana lang ay tuluyan nang mawala ang galit nito sa kanilang mag-ama. Ipaalala mo sa akin ang contract for our Korean client. Baka makalimutan ko pa. Ayoko nang bumalik pa rito sa bahay para lang kunin yon. Sabi nito nang tila magising na ang ulirat. Kung noon ay tela lamang ang negosyo nila, ngayon ay mayroon na rin silang ADR for men, women and children na ngayon ay sinusubukan na nilang i-export. At isa sa kliyente nila ay ang Korea na imi-meet nito mamaya. Na gusto silang gawing supplier. Mag-iisang taon na rin ang ADR nila at maganda ang feedback niyon sa local business at ngayon nga ay gusto na nilang expand internationally. Iyahanda ko na lang mamaya at ilalagay sa mga gamit mo para hindi mo makalimutan. Masaya siya kapag ganoon kahit na tila nagsalita ito sa sekretarya nito. At least, hindi masyadong malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Those are the simple moments she treasure. At yun din ang dahilan na nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Salamat. Mahinang sabi ni John. Yun lang at magana na siyang kumain. Tahimik sila habang kumakain. Matapos niyang ipaalala rito ang kontrata, ay wala na ulit nagsalita sa kanila. Sa loob ng ilang buwang pagsasama nila bilang mag-asawa, most of their conversations are all about business. Para sa kanya, iyon naman talaga dapat. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapatawa dito at matanggap ang babae bilang asawa. Nakiusap ito na maging civil siya rito, lalo na kung may iba silang kaharap. Nung una ay tutol siya, pero bandang huli ay napag-isip-isip niya na hindi naman masama iyon. Hindi rin naman niya kayang araw-araw na magpakita ng galit. Sapat na ang katotohanan na alam ni Ami na kahit kailan ay hindi niya ito kayang mahalin at wala siyang balak na mahalin ito. She can hope all she want,
pero wala siyang balak na patawarin nito at ang ama nito at wala siyang balak na bawiin ang kagustuhan na magantihan ng ama nito sa pamamagitan ng babae. What's more painful than being with a person you love who can't love you back? Gusto niya iyong iparamdam kay Ami. Nauna siyang natapos kumain, subalit hindi muna siya tumayo. Hinintay niya munang matapos din sa pagkain ng asawa. Oo nga at galit siya, pero hindi pa rin nawawala ang mabuting asal niya. Mauna ka ng maligo, liligpitin ko muna ito. Sabi nito sa kanya nang matapos itong kumain. Walang salitang tumayo siya mula sa kinaupuan at nagtungo sa silid nila para maghandang maligo. Pagdating sa silid ay diretso siya sa banyo. He took his time in the shower. Medyo inaantok pa siya at ang malamig na tubig na dumadaloy sa katawan niya ay tila ginigising ang buong pagkatao niya. Halos 30 minuto rin siyang naligo. Lumabas siyang nakatapis lamang. Napansin niya mga damit na nakalatag sa kama. Mula sa panloob hanggang sa pantalon ay nakahanda na iyon. Inihanda na marahal ni Ami habang naliligo siya. Napatingin siya sa long sleeve na nakalatag din sa kama. Sa ilalim niyon ay may mga slacks pa. Halatang bago pa iyon dahil may tag pa. Kulay dark blue iyon at sakto iyon sa katawan niya. Binilhan na naman siya ng asawa ng bagong damit. Muli niyang inihagis sa kama ang long sleeve. Ang dinampot niya lang ay ang pantalon at panloob kasama ang medyas. At pagkatapos ay binuksan ang aparador upang kumuha ng panibagong pangitaas. Hindi naman pangit ang bagong damit na binili ng asawa. Sa totoo lang ay maganda iyon. Kaya lang, knowing na ang asawa niya ang bumili niyon, ay sapat ng dahilan para ayawan niya iyon. Patapos na siyang magbihis at eksaktong nagbibihis na siya ng pangitaas nang pumasok si Ami sa silid nila. Maliligo na rin ito marahil. Napansin nito na iba ang isinusuot niyang damit at hindi ang hinihanda nito. Hindi mo ba nagustuhan yung bagong shirt na binili ko? Ayaw mo ba ng kulay? Tanong nito at tinampot ang tinutukoy na damit. Huwag mo na ulit akong bibilhan ng kahit na ano sa susunod. Masasayang lang. Malamig na sabi niya rito. Bumakas ang sakit at pagkadismaya na dulot ng salita niya sa mukha ni Ami. Subalit hindi niya iyon pinansin. Maligo ka na. I don't wanna be late. Dugtong pa ni John. Tumango na lamang ito at tila walang gana na muling ibinalik ang damit sa loob ng aparador. Kasama ng mga ibang damit na binili nito para sa kanya na hindi naman niya ginagamit. Ultimo mga panloob at medyas na binili nito para sa kanya ay hindi niya ginagalaw. Tila walang gana na pumasok ito sa banyo para maligo. Siya naman ay lumabas na ng sala para hintayin ito. Habang naghihintay ay inayos niya muna ang mga dokumentong kailangan niyang dalhin sa opisina. Naroon na rin pati ang contract na kailangan niya. Inihanda na ni Ami. Alam niyang halos isang oras pa bago lumabas si Ami. Kaya naman i-review niya muna ang mga dokumentong kakailanganin niya. Hindi niya namalaya ng oras. Nakita na lamang niya na lumabas na ang babae sa silid nila at nakahanda na itong umalis. Kaagad na niligpit niya ang mga papel sa harapan niya at isinilid iyon sa bag niya. Pinauna niya nang lumabas ang asawa at sumunod naman siya rito. Siniguro niya munang nakalock ang pinto bago sila nagtungo sa kotse niya. Kung gusto mo, ako na lang muna ang magdadrive ngayon papunta ng opisina. Alam ko kasi na hindi ka pa masyadong nakakapagpahinga dahil late ka na nakauwi kagabi. Narinig niya ang alok ng asawa. It's my car. I'll drive my own car. Sagot niyang hindi man lang ito tinignan. Just get in. Sabi pa niya sa asawa. Walang kibo naman ang sumakay sa passenger seat si Ami. Siya naman ay dumiretso sa gate para buksan iyon at pagkatapos ay muling naglakad pabalik sa sasakyan. Ini-start na niya ang sasakyan at binaybay ang maiksing driveway. Nang makalabas ng gate, ay muli siyang bumaba ng sasakyan upang isara ang gate. Muli siyang bumalik sa sasakyan at tahimik na nagmaneho papuntang opisina. Hindi na rin tinangkang magsalita pa ni Ami. Hindi na hinintay pa ni Ami na pagbuksan siya ng asawa ng pinto. Bago siya bumaba ng sasakyan, nang makarating sila sa parking area ng opisina nila, naglakad sila papunta sa elevator. Medyo nahihirapan siyang maglakad dahil bago ang kanyang sapatos. Binili niya iyon kasabay ng long sleeve ni John na hindi naman ito isinuot. Sinubukan niyang kumapit sa braso ng asawa para kumuha ng suporta para hindi siya masyadong mahirapan sa paglalakad. Subalit nang maramdaman ng lalaki na pumulupot ang kamay niya sa braso nito, ay agad din iyong iniiwas ng lalaki. Wala siyang nagawa kundi tiisin ang hirap sa paglalakad. Nasa harap na sila ng elevator at hinihintay iyong magbukas nang biglang may kumalabit sa balikat niya.
Kunot noong nilingon niya kung sino yon. Nagliwanag ang kanyang muka nang makita niya ang kaibigang si Jeffrey. Oh my God! Jeffrey! Wika niya at wala sa loob na niyakap ito. Si Jeffrey ang kanilang bagong marketing head. Kaklase niya ito nung college. Malapit niya itong kaibigan. Nung una ay tinangka nitong ligawan siya, pero binastad niya ito kaagad at diniretso na mayroon siyang ibang gusto. Sa halip na lumayo ito sa kanya, ay mas naging malapit pa sila. Masayahing tao ito at gwapo. Kaya siguro hindi nito masyadong dinibdib ang pambabastad niya at kinaibigan na lang siya. Nang makagraduate ay lumuwas ito ng Maynila at doon nagtrabaho. Matalino si Jeffrey, kaya hindi na nakapagtataka kung naging successful man ito. Minsan na itong na-feature sa isang sikat na business magazine. Ang akala niya nga ay tatanggi ito nang alukin niya itong magtrabaho sa kumpanya nila. Dahil malaking adjustment ang gagawin nito, dahil nakasettle na ito sa Maynila. Kaya naman laking tuwa niya nang tanggapin ito ang pagiging marketing head ng kanilang kumpanya. Me? Gumanti ito ng yakap sa kanya. Oh, don't call me that! Nakangiting saway niya rito. Pet name nito sa kanya ang Me, at ito lang ang tumatawag niyon sa kanya. Let me introduce you to my husband, John Bermudez. John, this is Jeffrey Salazar, our new marketing head. Nice to meet you, pare. Ini-extend ito ang kamay upang makipagkamay sa asawa niya, na tinanggap naman ito. Welcome to the company. Sagot ni John, bagamat ay hindi nakangiti. Ang daya mo, hindi mo man lang ako inibita sa kasal mo. Baling ulit ni Jeffrey sa kanya. Like you would have the time. Nakatawang sagot niya. Alam ko naman na sobrang busy mo. Eksaktong bumukas ang elevator. Sabay-sabay silang pumasok doon. Kahit gaano ako kabusy, basta ikaw ang nag-imbita, gagawa ako ng paraan. Ang lakas mo kaya sa akin. Ikaw talaga? Sabi niya na lang dahil hindi niya alam ang isasagot rito. Ang totoo niya na wala siyang naimbita maski isang kaibigan ng araw ng kanilang kasal. Dahil biglaan ang naging kasal nila ni John at sa bahay nila iyon ginanap. Nag-imbita lang si John ang kakilala nitong Wes. Habang tinitignan ang umiilaw na araw ng elevator, ay hindi maiwasang maglakbay ang isip niya. Papasok sana si Ami sa study room ng kanyang ama, subalit bago pa niya mailapat ang kamay sa handle ng pinto, ay narinig niya ang boses ni John, kausap ang ama. Marahan niyang idinikit ang tenga sa pinto upang marinig niya ng malinaw ang pinag-uusapan ng dalawa. Pumayag na akong pakasalan si Ami. Narinig niyang sabi ni John. Kahit hindi niya nakikita ay alam niyang seryoso ang mukha nito, base sa tono ng boses nito. Good! Sagot ng kanyang ama. Mabuti naman at nakapag-isip ka na. Pag-usapan natin ang detalye ng kasal. Meron akong kilalang wedding organizer na pwedeng tumulong sa paghahanda ng kasal. Ayoko ng magarbong kasal. Putol ni John sa sinasabi ng kanyang ama. At ako ang masusunod kung saan at kailan kami ikakasal. This is the only wedding my daughter will ever have. I want it to be special for her. Protesta ng kanyang ama. Take it, or there will be no wedding. Sagot ni John. Doon na niya napagdesisyon ng pumasok at makisali sa usapan ng mag-ama. Ami! Wika ng ama nang makitang bumungad siya sa pinto. Hindi nito inaasahan ang pagpasok niya. If that's what you want, sige, ikaw ang masusunod kung saan at paano tayo ikakasal. Hinarap niya si John. It doesn't matter kung saan sila ikakasal. Ang importante ay pumayag na si John na magpakasal sila. She can't wait to start her life with him. Mabuti naman. I'll inform you the details. Yun lang at naglakad na ito palapit sa pinto kung saan siya nakatayo. Nang magtapat sila, ay saglit itong huminto at hinarap siya. Congratulations. You got what you want, as always. Bulong nito sa kanya, kasama ng madilim na ekspresyong mukha. Makalipas ang ilang araw ay muli itong nagbalik sa kanila. Kasama na ang ministro na magkakasal sa kanila. Wala nang nagawa ang ama niya, kundi magpatinaod na lamang. Lalo na't hindi naman siya tumutol sa naging takbo ng pagpapakasal nila. Isang araw matapos ang pag-uusap nila sa study room, ay pinaghanda siya nito ng mga kakailanganin niyang dokumento para sa pagpapakasal nila. After a few days, sa mismong study room ng kanyang ama sila ikinasal ni John. Hindi yon ang pinangarap niyang kasal. Pero hanggat ang groom niya ay si John, ay ayos lang sa kanya. Hindi man lang tumagal ng isang oras ang seremonya. Ihanda mo na ang mga gamit mo. Sabi ka agad ni John sa kanya, pagalis na pagalis ng nagkasal. Saan tayo pupunta? Kunot noong tanong niya. Sa bahay ko, doon tayo titira. Sagot nito, nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Teka,
Paano si Daddy? Mag-isa na lang siya rito. Sabi niyang nag-aalala para sa ama. Kung ayaw mo, you can just stay here. It's okay, Amy. You should be with your husband. I will be fine. Sabat ng daddy niya. Narinig pala nito ang pag-uusap nila. Are you sure, Dad? Alinlangan pa rin tanong niya. Tumango ang ama bilang tugon. A wife should be with her husband, and you're someone's wife now. Kahit alinlangan ay nagtungo nga siya sa kanyang silid at nag-impake ng mga gamit. Ang akala niya ay kapag nakasal na sila, ay doon natitira si John sa kanila dahil mas malaki ang bahay nila at mas malapit iyon sa kanilang opisina, mas praktikal. Mas gusto niya sana na doon na lamang din sila titira ni John. Subalit iba pala ang plano ng lalaki. Mahal na mahal niya ito, kaya naman handa siyang sundan ito kahit saan. Hindi naman ganoon kalayo ang lilipatan nila, kaya she can always visit her dad. Nang matapos ng mag-impake ay nagpatulong yang siya sa driver, nila na ilabas ang mga gamit niya at ilagay sa sasakyan ni John. Nagpaalam siya sa kanyang ama at umalis na sila. Hindi man lang nagpaalam si John sa daddy niya. Naantala ang pagbabalik alaala niya nang tumunog ang elevator, kasabay ng pagbukas ng pinto niyon. Dire-diretsyong lumabas si John. Pinauna naman siyang lumabas ni Jeffrey. See you at the conference room! Habol niya kay John bago ito tuluyang makalayo at papuntang opisina nito. Napatingin naman siya kay Jeffrey na nakatitig pala sa kanya. What? Tanong niya rito. Trouble in paradise already? Hindi, puyat kasi yon kaya medyo wala sa mood. Pagtanggi niya. Okay. Patangutangong sabi nito. Halika, doon tayo sa opisina ko. Anyaya niya rito at nagpaitiuna na siyang maglakad. Have a seat, sabi niya rito nang makapasok na sila sa loob. Bakit ang aga mo? Di ba mamayang 9 o'clock ka pa dapat? Alas 8 pa lang ng umaga. Ayokong malate sa first day ko. I want to impress my new boss. Nakangiting sabi nito. Hindi ka pa rin nagbabago? Puro ka pa rin biro. Baka hindi mo alam, yan ang lihim ko. Kaya medyo successful tayo. Medyo successful? Pahambal ka pa? Ikaw na ang cover ng magazine. Natatawang sabi ni Amy. Pakiramdam niya ay medyo gumaan ang loob niya dahil sa presensya ni Jeffrey. Sa totoo lang ay medyo mabigat ang loob niya dahil sa nangyari kanina sa bahay nila. And having a friend's presence really helped. Nakita mo? Lalong lumuwag ang ngiti nito. Oo no? Congratulations nga pala. Thank you. Nag-breakfast ka na ba? Pag-iiba niya ng usapan. Yes, but I would like to have a cup of coffee. Sagot nito. Edi magkape tayo. Tumayo siya at tinungo ang lalagyan ng coffee maker sa loob ng kanyang opisina. Nanatili si Jeffrey sa opisina niya at tinungo ang lalagyan ng coffee maker sa loob ng kanyang opisina. Nanatili si Jeffrey sa opisina niya at nagkwentuhan sila hanggang sa sumapit ng oras ng meeting nila. Naantala ang gagawin sanang pagpasok ni John sa opisina ni Amy nang marinig niyang malakas na tawa nito. Ngayon niya lang ito narinig tumawa ng ganoon magmula ng ikasal sila. Tina napakasaya ng asawa. Napakunot ang noo niya nang mabusesa ng kausap nito, si Jeffrey, ang kanilang bagong marketing head. Hindi niya alam na magkakilala ang dalawa. Kaninang umaga niya lamang iyon nalaman at iyon ay base sa pag-uusap ng dalawa. Kung sa bagay, magmula noong tumuntong sila ng college at mag-aral sa magkabilang university, ay marami na siyang hindi alam tungkol sa babaeng pinakasalan. Kaya hindi na siya magtataka kung hindi niya rin kilala ang mga naging kaibigan nito. Pabalik na siya ng kanyang opisina nang magring ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon mula sa bulsa ng suot niyang slacks. Napakunot ang noo niya nang mabasa ang pangalan ng biyanan. Kahapon pa ito tumatawag sa kanya, subalit hindi niya iyon sinasagot. Wala siyang maisip na kailangan ito sa kanya. Hindi naman siya nagkulang sa report na ipinapadala niya rito. At kung may tanong ito, ay ipapadala nito ang driver. At nangikipag-coordinate iyon sa sekretarya niya. Nakasisiguro siya na walang kinalaman sa trabaho ang pakay nito sa pagtawag sa kanya. Para sa kanya ay wala silang dapat na pag-usapan. Pinutol na niya ang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Kung may utang na loob man siya rito, ay napagbayaran na niya iyon. Dahil ang kapalit ng utang na loob na iyon ay ang sarili niyang kaligayahan. Muli niyang ibinalik sa bulsa ang cellphone. Nasa loob na siya ng opisina niya nang makatanggap ng text mula kay Danilo. Binasa niya iyon. I have to talk to you. Matapos niyang basahin ay inilapag niya sa lamesa ang cellphone. Wala siyang balak na replyan nito. Nagpakaabala na lang siya sa trabaho. Hindi niya nalaman na oras na pala ng meeting nila, kung hindi pa iyon pinaalala sa kanya ni Claire, ang kanyang sekretarya.
Nang lumabas siya ay kasabay niya ring lumabas si Ami sa opisina nito, kasunod si Jeffrey. Nauna lang ang mga ito ng ilang segundo. Sinadya niyang bagalan ng paglalakad upang hindi makasabay sa mga ito. Hindi naman siya napansin ng dalawa na tila masayang masaya pa rin sa pagkukwentuhan. Muling napakunot ang noo niya at hindi niya maintindihan ang tila init na lumukob sa puso niya nang makitang inalalayan pa ni Jeffrey si Ami nang pababa na ito ng mezzanine kung saan naroroon ang conference room nila. Parang naiinis siya na hindi niya mawari. Imposibleng nagsiselo siya dahil sigurado siya sa sarili niya na wala siyang ibang nararamdaman para kay Ami kung hindi galit lang. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit pati kay Jeffrey ay tila naiirita siya. Hanggang sa makapasok ang dalawa sa conference room ay hindi siya napansin ang mga ito. Pagdating niya roon ay nakaupo na ang dalawa, magkatabi. Isang maluwag na ngiti naman ang binigay ni Ami sa kanya nang makita siya. John! Tawag nito sa kanya at kinawayan siya. Pinauupo siya sa bakanting upuan sa bandang kaliwa nito. Nasa kanan si Jeffrey. Isang tango lang ang ibinigay niya rito at naupo naman siya sa tabi nito. Akala ko hindi ka pa bababa, tatawagan na sana kita. Bulong nito sa kanya nang nakaupo na siya. It's an important meeting. I wouldn't wanna be late. Aniya sa mga papel na hawak niya nakatingin. Anong oras ang meeting mo sa Korean client? Tanong ni Ami. After lunch. Maiksing sagot niya. Baka pwede mong isama si Jeffrey. Suwestiyon nito. Nilingon niya ito. Lalong lumalim ang kunot sa noo niya. Tinignan niya ito na parabang sinasabing, bakit ko siya isasama? Tila nabasa naman ni Ami ang nasa isip niya. Well, meeting with the client is also part of his job. Maybe he could tag along with you this afternoon para makapamilyar siya sa transaction natin para makilala niya rin ang kliyente. Mahabang sagot ni Ami. It's just his first day. Let him be familiarized with the inside transaction and operation first bago mo siya isabak sa labas. And besides, marketing was your former department. Kung may magtitrain man sa kanya, it should be you, not me. Mahabang sagot niya. Pagamat bumubulong siya, ay hindi niya mapigilan ang magpakita ng iritasyon. Parang masyado naman itong bilib sa kaibigan nito at gusto agad isabak sa transaction sa labas. Ami, he's right. Mas okay kung matutunan ko muna ang mga pasikot-sikot dito sa loob ng opisina. Sabad ni Jeffrey na hindi siguro napigilang marinig ang pag-uusap nila dahil magkakatabi lang sila. Okay, I guess you're right. Ang tanging sagot ng asawa na hindi na ulit nagsalita. Nang makompleto na ang mga attendees ng meeting, ay nagsimula na kaagad sila. Nauna ang pag-introduce kay Jeffrey bilang bagong head ng marketing department. Nasama sa meeting ang sales report update and its department performance update. Kaya inabot ng mahigit 2 oras ang meeting. After lunch time na nang makalabas sila ng conference room, nagmamadali si John na bumalik sa kanyang opisina. Sinulubong siya ng sekretarya niya nang makitang parating siya. Claire, get ready. We have to leave in 30 minutes. Sabi niya rito nang makalapit. Kasama niya ito sa mga meeting na pinupuntahan niya outside office. Yes, sir. Magalang na sagot nito bago siya tuluyang makapasok sa loob ng opisina niya. Abala siya sa paghahanda para sa meeting nang pumasok si Ami sa opisina niya. Nang makita ng asawa ang pumasok ay hindi siya kumibo at pinagpatuloy ang ginagawa. Do you have time? Let's grab a lunch. Anyaya ng babae sa kanya. I don't have time, Ami. Sagot niyang hindi pa rin ito tinitignan at patuloy sa paglalagay ng gamit sa loob ng kanyang bag. Ihihintayin ba kita mamaya para sabay tayong umuwi? Don't wait for me. I don't know kung makakabalik pa ako dito sa opisina. Pinindot niya ang intercom. Claire, we're leaving. Sabi niya sa secretary. Yes, sir. Sagot ng sekretarya sa kabilang linya. Yun lang at binitbit na ang bag at dire-diretsyong lumabas ng opisina nang walang paalam sa asawa. Ingat ka! Narinig pa niyang pahabol ng asawa bago niya tuluyang maisara ang pinto sa likod niya. Napabuntong hininga si Ami nang maiwan siyang mag-isa sa loob ng opisina ng asawa. Inikot niya ang paningin sa loob ng opisina. Dati yung opisina ng kanyang ama. Nang may kasal sila ay nag-retired ng tuluyan ng kanyang ama dahil matanda na rin ito at may mga iniinda na sa katawan. Mahina na kasi ang puso ng kanyang ama at high blood na rin. Dala na rin siguro ng edad nito at si John ang pinili nitong pumalit sa posisyon nito. Nung una ay tinatanggihan nito ang posisyon pero bandang huli ay wala itong nagawa kundi tanggapin iyon dahil walang ibang qualified maliban rito. Maski siya ay alam niyang hindi pa niya kayang hawakan ang posisyon na iyon at ang responsibilidad na kaakibat nun.
At dahil na rin siguro sa pagmamahal nito sa trabaho at sa pabrikang kinalakahan nito, kaya kalaunan ay tinanggap na rin nito ang pagiging presidente ng kumpanya. Naglakad siya palapit sa lamesa ni John. Malinis ang ibabaw na yon. Mula noon at hanggang ngayon ay organized sa gamit niya si John. Everything is in order. Napatingin siya sa photo frame na nakapatong sa ibabaw ng lamesa nito. Larawan iyon ang mga magulang ng lalaki. It was an old picture. Sa larawan ay makikita ang simpleng pamumuhay ng mag-asawa. Nakaduster lamang ang babae. At ang lalaki naman ay nakapambahay lang din. Subalit kahit hindi magarbo ang kasuotan ng mga nasa larawan, ay mapapansin na tila kay saya ng mga ito. Nakaakbay ang tatay ni John sa nanay ng lalaki. At ang nanay naman ng asawa ay nakasandig ang ulo sa balikat ng asawa. Kay luwag ng ngiti ng mga ito. Wala sa loob na dinampot niya ang larawan upang matitigan niyo ang malapitan. Hindi niya mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan ng larawan. Sa tansya na ay kaedad ni John ngayon ang tatay nito ng kuhanan ng litrato. Kamukhang kamukha ni John ang ama nito. Hinaplos niya ang larawan. Sayang po at hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkasama. Sana po ay hindi kayo nagagalit sa akin kung pinilit ko man si John na magpakasal sa akin. Ipapangako ko po sa inyo na mamahalin ko ang inyong anak ng wagas at buong puso. Kausap niya sa litrato ng mga magulang ng asawa. Nakala mo ay talagang naririnig siya ng mga ito. Maingat ay binalik niya ang mga larawan sa ibabaw ng mesa. Binuksan naman niya ang drawer. Minsan lang siyang maiwan mag-isa doon, kaya hindi niya mapigilang mag-usosyo sa mga gamit ng asawa. Hindi naman siya pakialamera na tao. Subalit dahil tila hindi niya mapigilan ang sarili ng mga lakal sa gamit ng lalaki, siguro ay umiira lang kanyang wife instinct. Napakunot noo siya nang makita ang cellphone ng asawa sa loob ng drawer. Nang buksan niya iyon, ay agad niya itong kinuha at dinampot ang telepono para tawagan ng guard sa ibaba para pigilan na makaalis si John kung naroon pa nga ito. Subalit nang iaangat na niya ang telepono, ay napadako muli ang tingin niya sa loob ng drawer na nakabukas pa rin. Napansin niya ang isang photo frame. Nakaawang iyon kaya kitang-kita niya kung ano ang nasa larawan. Tila nanigas ang mga daliri niya at hindi magawang pindutin ang dial button. Parang kinukurot ang puso niya habang nakatitig sa larawan ni John at ng ex-girlfriend nito na si Veronica. Tila kuha iyon sa isang bahay, marahil ay sa bahay ng babae. Nakaupo ang mga ito sa isang mahabang sofa at may cake sa harapan ng mga ito. May suot pang party hat ang babae. At sa larawan ay nakaakbay si John sa babae, habang ang babae naman ay nakayakap sa baywang nito at nakahalik sa pisngi ni John. Sa larawan ay maluwag ang ngiti ni John, parang ang saya-saya nito. Sa loob ng apat na buwang pagsasama nila, ay hindi pa niya nakitang ngumiti ng ganoon ang asawa. Alam niyang picture lamang iyon, pero hindi niya mapigilan na makaramdam ng selo sa babaeng katabi nito. Alam niyang tapos na ang dalawa at malayo na ang babae, pero hindi pa rin niya mapigilang masaktan sa nakita. Kung sana ay kaya niya rin pangitiin ang ganoon ang asawa, ang makita na ganoon ito kasaya nang dahil sa kanya. At ang pinaka nagpapakirot sa puso niya ngayon ay ang katotohanan na itinatago pa ni John ang larawan nito at ang dating kasintahan. Dahil nangangahulugan lamang iyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng asawa ang babae. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Mabilis ay sinara niya ang drawer nang makita si John. "I left my phone," sabi nito sa kanya. Tila hindi man lang nagulat na naroon pa rin siya. Oo nga, itatawag ko nga sana sa gwardiya eh. Buti na lang binalikan mo." Bahagyang nanginig ang boses niya. Tumayo siya para iabot dito ang kanyang cellphone. Naramdaman niyang bahagyang nangihina ang tuhod niya, pero hindi niya iyon ipinahalata sa asawa. Pinilit niyang maglakad ng diretso. Sinalubong naman siya nito upang abutin ang cellphone. "What are you doing here?" tanong nito nang magkalapit sila. "Ha? Ano kasi? Medyo nahilo ko kaya hindi ako nakalabas kaagad. Umupo lang ako saglit para makapagpahinga. Tapos napansin ko nga na naiwan mo ang cellphone mo." Pagdadahilan niya. Alangan naman sabihin niyang nagtingin-tingin pa siya ng gamit kaya hindi siya nakalabas kaagad. Baka lalong madagdagan ang inis nito sa kanya. "You should see a doctor kung hindi maganda ang pakiramdam mo." Suwestiyon nito. "Kulang lang siguro sa tulog," sabi niya. Hindi naman siya totoong nahilo, pero bahagyang pumitlag ang puso niya nang makasend siya ng kaunting concern mula sa asawa. Si Jeffrey na nga ba ang magiging dahilan ng pagsiselos ni John? Nang mapansin ni John na wala ang cellphone sa bulsa, ay agad siyang bumalik sa opisina.
subalit hindi kaagad siya tumuloy sa loob dahil nakita niya si Amy na nakaupo sa harapan ng lamesa niya habang hawak ang larawan ng mga magulang niya. Hindi siya nito napansin, kaya naman dahan-dahan siyang umatras sa tahimik na pinagmasdan nito habang nakakubli sa pinto. Nakita niya kung paano masuyong hinaplos ng asawa ang larawan ng kanyang mga magulang. Naantig ang puso niya nang masuyo nitong kausapin ng larawan na tingla ba kaharap talaga nito ang kanyang mga magulang. Tahimik na pinanood niya ang asawa hanggang sa masuyo nitong ibinalik ang photo frame. Akala niya ay tatayo na ito, subalit napakunot ang noo niya nang magsimulang buksan ni Amy ang drawer niya. Nakita niya nang kuhain doon ni Amy ang pakay niyang cellphone. Nakita niya rin ang damputi nito ang telepono sa ibabaw ng desk niya. Alam niyang tatawag ito sa ibaba, subalit hindi nagawang mag-dial ni Amy. Tila ba natulala lang ito at nanatiling nakatitig sa nakabukas na drawer. Bigla niyang naalala na naroon pala niya inilagay ang larawan nila ni Veronica na dati ay nakapatong sa ibabaw ng lamesa niya, katabi ng litrato ng kanyang mga magulang. Matagal na niya itong binabalak itapon, subalit lagi niya iyong nakakalimutan. Napailaliman na nga iyon ng iba pang mga nakalagay sa loob ng drawer. Kahapon lamang niya iyon nakita ulit nang ayusin niya ang loob ng drawer. Inilagay niya iyon sa ibabaw at balak niya sanang itapon na iyon pag uwi niya sa labas ng opisina. Ayaw niya rin naman na may iba pang empleyado na may makakita niyon. Subalit hindi na siya nakabalik kahapon sa opisina niya dahil inabot na ng gabi ang meeting niya sa isang kliyente nila dahil nagyaya itong magpunta sa isang resto bar. Hindi naman niya iyon natanggihan kaya ginabi na siya. Desidido na siyang itapon iyon ngayong araw, kaya naman ilinagay niya sa ibabaw niyon ang cellphone niya para kapag kinuha niya ang cellphone niya ay makita niya iyon at maalalang itapon. Kaya lamang ay pati ang cellphone niya ay nakaligtaan niya at ngayon nga ay nakita na ni Amy ang larawan. Alam niyang wala siyang dapat ika-guilty, pero iyon ang nararamdaman niya, lalo na nang makita niyang rumihistro ang sakit sa mukha ng kanyang asawa. Nahihiwagaan na siya sa kanyang sarili. Alam niya sa sarili niya na galit siya sa asawa. Ang hindi niya maintindihan ay ang kakaibang emosyon na paminsan-minsan ay lumulukob sa kanya kapag nagkakaharap silang mag-asawa. Hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit nagkakaganoon siya. Tahimik na isinara ni John ang pinto at pagkatapos ay malakas iyong binuksan. Sapat para marinig ng mga nasa loob na may dumating. Hindi naman siya nabigo dahil nag-angat ng tiyan si Amy. "I left my phone," sabi niya rito nang nasa loob na siya. Oo nga, itatawag ko na nga sana sa guard eh. Buti na lang binalikan mo." Narinig niya ang bahagyang hinig sa boses nito. Tumayo ito upang iabot ang cellphone sa kanya. Nang maglakad ito palapit sa kanya, ay napansin niyang hindi diretso ang lakad nito. Tila nanginginig ang tuhod. Kaya naman naglakad na rin siya palapit sa babae para salubungin na ito. "What are you still doing here?" tanong niya nang makuha na dito ang cellphone. Kasi, medyo nahilo ako kaya hindi ako nakalabas kaagad. Umupo lang ako saglit para makapagpahinga. Tapos napansin ko nga na naiwan mo yung cellphone mo." Alam niyang nagdadahilan lamang ito. Napansin niyang tila nanghihina pa rin ito. "You should go and see a doctor kung hindi maganda ang pakiramdam mo," sabi niya rito. Hindi niya napansin subalit lumabas sa tono ng boses niya ang kaunting pag-aalala na naramdaman niya nang mapansin na tila nanghihina ito. Gustong bawiin ni John ang huling sinabi nang lumabas iyon sa bibig niya. "Kulang lang siguro sa tulog," sagot nito sa kanya. Magkasabay na silang lumabas ng kanyang opisina. Mabagal ang lakad ng kanyang asawa. Nanghihina siguro talaga ito. Pinigilan niya ang nararamdamang urge na alalayan ito. Sinabayan niya na lang itong maglakad kahit na dapat ay magmamadali siya. Gusto niyang magalit sa sarili dahil hindi naman dapat ganoon ang nararamdaman niya. Malapit na sila sa opisina ng babae nang matanaw nila ang bagong marketing head na si Jeffrey. Kinawayan sila nito. Gumanti ng kaway ang kanyang asawa habang nakangiti sa kaibigan na papalapit sa kanila. "Jeffrey," sabi ng asawa niya nang tuluyan ang makalapit si Jeffrey sa kanila. "Do you need anything?" "Actually, iayayain ko sana kayong mag-lunch. Alam niyo naman na wala pa akong kakilala rito. Awkward naman kumain mag-isa. Ayokong isipin niyo na masyado akong on time sa break time. Kaya lang ay hindi ako makapagtrabaho ng gutom. Iyan ang weakness ko eh."
Natatawang sabi nito. Medyo kakamot-kamot pa sa ulo. Bahagyang natawa naman ang kanyang asawa sa sinabi nito. Nangunot ang kanyang noo dahil sa paningin niya ay parang nagpapakyut ito sa asawa niya. Ano ka ba? You should eat when it's your break time. Walang problema dun. Ayokong nagugutom ang mga empleyado namin. Sugot ni Ami rito. Tamang-tama, nagugutom na rin ako. Sabay na tayong mag-lunch? How about you, Mr. Bermudez? Baling ni Jeffers sa kanya. I'm okay. I should leave for a meeting. Sagot niya rito. Ganun ba? Tanging nasabi nito. Tangu lamang ang sagot niya. Binalingan niya si Ami. Mauna na ako. Sabi niya sa asawa. Okay, ingat. Sagot ng asawa. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ni John. Una sa loob na hinaplos sa braso si Ami na para bang nagpapaalam siya rito. Maging ang asawa ay tila nagulat sa iginawi niya. Huli na para bawiin pa niya ang nagawa. Nagsawalang kibo siyang tumalikod at iniwan na ang dalawa. I'm just doing my part. Bulong niya sa kanyang sarili. Sumusunod lang ako sa napag-usapan namin. Tukoy na dyan sa pakiusap ni Ami na maging civil siya rito kapag may kaharap silang ibang tao. Hindi siya gumamit ng elevator nang makita niya na maraming tao sa harap niyon. Naghagda na lamang siya pababa sa lobby. Let's go? Pukaw ni Jeffrey kay Ami. Ha? Oo, tara. Sabi niya nang makabawi. Hindi niya inaasahan ang gesture ng asawa bago sila iwan nito. Iyon ang unang beses na nagpakita ng affection ng asawa sa kanya. Nananaginip lang ba siya? O talagang nakaramdam siya ng pagsuyo sa ginawang paghaplos ng asawa sa braso niya? Masyado na ba siyang desperada sa affection nito? Kaya kung ano-ano nang nai-imagine niya. Magaan lang ang ginawang paghaplos nito. Halos isang segundo lang ata yun. Pero nakaramdam siya ng pagsuyo sa haplos na iyon. Imahinasyon niya man o hindi, napaganda niyon ang araw niya. Bahagyang napawi ang nararamdaman niyang kirot nang makita niyang nakatalong larawan sa drawer ng asawa. Pakiramdam niya ay nagkaroon ng kaunting-kaunting improvement ang pakikitungo ng asawa sa kanya. Lalong lumakas ang loob ni Ami at lalong nadagdagan ang pag-asa niya. Sa kantin tayo? Tanong ni Jeffrey sa kanya. It's your first day. I'll treat you something good. Nakangiting sagot niya rito. Aba, hindi ako tatanggi riyan. Ginanahan namang sabi ni Jeffrey. Maluwang ang ngiti niya habang naglalakad sila ng kaibigan palabas ng pabrika. She is in a really good mood at pakiwari niya ay walang makakasira ng araw niya. Tinatawagan ni Ami ang ama, subalit hindi ito sumasagot. Every weekend ay dinadalaw niya ito. Subalit itong nagdaang Sunday ay hindi siya nito pinapunta. Ang sabi nito ay mag-golf ito kasama ng isa sa mga kaibigan nito. Hindi niya naitanong kung sino ang kasama nito dahil tila nagmamadali ito at tinapos kaagad nito ang tawag nang huling makausap niya ito. Kahit hindi sila araw-araw nagkikita ng ama, ay araw-araw naman silang nag-uusap. Tuwing umaga ay tinatawagan niya ito bago siya pumasok sa trabaho. O kung hindi naman sila nakapag-usap ng umaga, ay sisiguraduhin niyang makakapag-usap sila ng tanghali. Muli niyang tinawagan ulit ang ama. Nang matapos ang ring, subalit hindi pa rin ito sumasagot. Lumabas siya sa sala at gamit ang telepono doon, ay numero naman sa bahay nila ang i-denial niya. Ilang ring lang at may sumagot na agad roon. Hello? Nabusesa niya ang mayordoma nila. Hello Nanay Trining, ang daddy, tulog pa ho? Tanong kaagad niya. Ami! Nasense niya ang galak sa boses nito nang mabusesan siya. Matagal nang naninilbihan ang matanda sa pamilya nila. Ito ang nag-alaga sa kanya noong maliit pa siya, kaya naman malapit siya rito. Isa ito sa mga nalungkot nang umalis siya para lumipat na sa bahay ni John. Naku, tulog pa ata. Baka napagod kahapon. Bakit ho? Anong oras po ba siya nakauwi kahapon? Tanong niya. Naku, gabi na. Mag-aalas 10 na yata yun. Sagot naman ito sa kabilang linya. Napakunot ang noo niya sa pagtataka. Hindi yun ang nakagawian na uwi ng daddy niya kapag nag-golf ito. Madalas ay alas 6 ay nakakauwi na ito o mas maaga pa. Kaya naman nagtataka siya kung bakit inabot ng ganoong oras ang ama sa paglalaro ng golf. Bakit ho, ginabi na siya? Hindi niya mapigilang itanong. Napasarap siguro sa paglalaro. Matagal-tagal na rin kasi mula nung huling mag-golf si Sir. Ang ganoon ba? Nanay Trining kapag nagising si Dad,
Pakisabi naman ho na tawagan ako ha? Binin niya. Oo, sige, sasabihan ko. Sabi ng mayordoma sa kabilang linya. Sige nay, salamat po. Walang anuman, mag-iingat ka lagi ineng ha? Bilin pa nito. Kayo din po dyan, aanagaan niyo po ang daddy ha? Oo naman, ikaw din alagaan mo ang sarili mo. Opo, o sige na po, maghahanda na po ako sa pagpasok. Sige ineng. Ibinaba na niya ang telepono. Pumasok na si Ami sa kwarto. Tamang-tama namang tapos na ring maligo si John. Akma na nitong aalisin ng suot na bathrobe nang makita siya nitong biglang pumasok. Agad na ibinalik nitong muli ang pagkakatali ng roba. Siya naman ay parang napahiya ng bahagyang masinip ang nasa loob niyon. Hindi pa niya nakitang walang suot ang asawa dahil nga wala pa namang nangyayari sa kanila magmula nang ikasal sila. Kapag nagbibihis ito ay sinasadya niyang lumabas o di kaya naman ay pumasok sa banyo para may privacy ito. Ganoon din naman ang ginagawa ng lalaki. Kaya ang hindi sadyang pagkasilip niya sa katawan ng asawa ay nagdulot ng pag-iinit sa mukha niya. Sorry, akala ko kasi hindi ka patapos maligo. Hindi rin kasi nakalock ang pinto. Hinging paumanhin ni Ami. Hindi ko na malayan ang pagpasok mo. Sagot naman ito. Maligo ka na para hindi tayo malate. Dugtong pa ni John. Yun lang at pumasok na siya sa loob ng banyo. Nakalimutan niyang naramdamang pag-aalala para sa ama. Habang naliligo ay hindi niya mapigilang maisip ang nasilip kanina. Alam niya na maganda ang katawan ni John, pero hindi pa rin niya inaasahan ang nakita. Matangkad ang lalaki, pero hindi niya akalain na mamasal pala ang mga yon. Kung hindi kasi nakaslocks ay nakajogging pants naman ito kapag nasa bahay. Guwapo ang kanyang asawa, walang duda roon. Ang mga mata nitong matalim na nababagaya ng makakapal na kilay. Ang ilong na matangos at ang manipis na mga labi. Lalo pa itong gumagwapo dahil sa pangahang mukha nito na tila inukit ng isang mahusay na eskultor. Lalo patuloy naging lalaking lalaki ang dating nito sa kanya dahil sa nakita niya kanina. Nilakasan ni Ami ang tubig ng shower at di naman ang lamig niyon na umaagos sa balat niya dahil pakiramdam niya ay nagiinit ang buong katawan niya. Akala niya ay malakas na ang loob niya at agresibo siya pagdating kay John. Pero hindi pa rin pala siya handa kung sakaling may mangyari sa kanila at makita ang katawan ng asawa. Agad na rin niyang tinapos ang paliligo. Tinuyo ang katawan gamit ang bath towel at pagkatapos ay nagsuot ng bathrobe. Komportable siyang lumabas ng banyo dahil alam niyang wala na roon ang asawa. Malamang ay nasa sala na ito at hinihintay siya. Kaagad na siyang nagbihis at nagayos. Kahit naman alam niyang walang pakialam ang asawa kung ano man ang itsura niya, ay nag-effort pa rin siya para maging kaaya-aya sa paningin nito. Malay mo, mapansin na niya ako at ma-appreciate niya kung gaano ako kaganda. Mahinang bulong niya sa sarili. Nainip si John sa paghihintay sa paglabas ng asawa mula sa kwarto. Kaya naman naisipan niyang lumabas na at sa sasakyan na maghintay. Paiinitin na muna niya ang makina ng sasakyan. Pagdating niya sa kinapaparadahan ng kotse niya, ay napansin niya na medyo malikabok na ang windshield pati ang hood ng sasakyan. Binuksan niya ang trunk ng sasakyan at inilabas ang feather duster. Wala na siyang oras para hugasan ng sasakyan, kaya sa ngayon ay pupunasan na lang muna niya at ipinangako sa sarili na ipapakarwas niya na lang ito mamaya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Patapos na siya sa pag-aalis ng alikabok ng sasakyan nang mapansin niya si Ami na palabas na ng bahay. Abala na ito sa paglalak ng pintuan, kaya naman nakatalikod ito sa kanya. Kitang-kita niya ang ganda ng pigura ng katawan nito sa suot na bestida na hapit sa katawan nito. Kulay beige yon at walang manggas, kaya lutang na lutang ang kaputian ng babae. Kahit hanggang kalahati ng binti ang haba niyon, ay hindi masasabi ng kahit na sino mang tumitingin sa babae na manang itong tignan, sa halip ay eleganteng tignan ng babae. Noon pa man ay maganda nang magdala ng sarili ang babae. She's a woman of confidence. Namana nito iyon sa ama. Ang totoo, tila most of her traits ay nakuha nito sa ama. Kahit ng paraan nito ng pagsasalita, na tila ba ay laging sigurado sa mga sinasabi nito. Hindi na rin ito kailangan mag-makeup ng makapal dahil natural na maganda ang mukha nito. Ang mga mata nitong bilog na nateternohan ang mahabang pilikmata na sa tuwing titignan siya ay tila ba laging nakikiusap sa kanya. Ang maliit subalit matangos na ilong at kahit walang lipstick ang babae,
ay alam niyang mapupula ang mga lapi nito. He should know, sa pagising at pagtulog ay katabi niya ito. He may hate her, but he's still a man. He knows a beautiful woman when he sees one. At isa pa ay halos sabay na silang lumaki at nagkaisip. Nasaksihan niya kung paano ito naging isang magandang dalaga. There was even a time na na-attract siya rito. Pero bilang respeto niya sa kinikilala niyang pangalawang ama at sa pagkakaibigan nila noon ng babae, ay itinanim niya sa utak niya na hindi pwedeng lumagpas sa pagkakaibigan ng relasyon nilang dalawa. Kaya itinuring niya ito na isang nakababatang kapatid. Kaya naman kahit panagtapat ng saloobi ng babae noon sa kanya, ay tinanggihan niya ito. Iniisip niya noon na, katulad niya, ay mawawala din ang attraction nito na nararamdaman sa kanya. Isang malaking pagkakamali. Tara? Napukaw ang atensyon ni John nang magsalita ang asawa. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito sa kanya. Isang tango lang ang sinagot niya rito. Nauna nang sumakay ito habang siya naman, ay ibinalik muna ang duster sa trunk bago pumuesto sa driver's seat. Habang nagdadrive ay napansin niyang kanina pa ito tingin ang tingin sa cellphone nito. Tila may hinihintay itong tawag or text, hindi niya sigurado. Nang magring ang cellphone niya ay napapitlag ang babae. At tinignan ang sariling cellphone, sa pag-aakalang cellphone nito ang tumutunog. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Amy, na tila ba nadismaya nang makitang hindi rito ang tumutunog na cellphone. Kinansela naman niya ang tawag dahil nagmamaneho siya. At isa pa ay sa opisina nang galing ang tawag. Kung tungkol saan man ang itinatawag ng sekretarya, ay sigurado siyang makapaghihintay iyon. Pwede bang dumaan muna tayo sa bahay ni Dad bago tayo tumuloy sa opisina? Hiling nito sa kanya. I have a meeting this morning. Sagot niyang nakatutok ang paningin sa daan. Hindi na sumagot ang babae. Subalit nararamdaman niyang tila hindi pa rin ito mapakali at para bang may kung anong bumabagabag rito. Kung wala naman sana siyang maagang meeting, ay pwede niya naman itong ihatid na lang. Subalit importante ang pupuntahan niya ngayong umaga. Dahil ngayon na sila magko-close deal ng Korean client nila. Gusto niya sanang itanong sa babae kung anong bumabagabag dito. Subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang magbukha na namang concern. Hanggang sa makarating sila sa opisina, ay hindi na ulit nagsalita ang babae. Subalit habang pababa ng sasakyan, ay tinawagan nito ang sekretarya nito. Faith, what my schedule for today? Tanong nito nang sagutin ng sekretarya ang tawag nito. Ilang minuto rin itong nakinig. Cancel all my appointments this morning. May importante akong pupuntahan. Sabi ni Amy sa sekretarya na nagpakunot ng noon ni John. Meron ba siyang hindi alam na nangyayari sa bahay ng daddy nito o sa daddy nito mismo? Kung sa bagay, matagal na niyang isinara ang sarili niya sa ninong niya. Magmula nang ikasal sila ni Amy, ay hindi na siya muling tumuntong sa bahay nito at hindi na sila muling nag-usap at walang komunikasyon. Maliban na lang kung may kinalaman sa trabaho at yun ay sa sekretarya pa nila ay pinadaraan. Hindi na rin naman siya pinilit ng ninong niya na makipag-ayos dahil isinara na rin niya ang sarili mula rito. Kung yun ay dahil binibigyan lang siya ng panahon at distansya ng ninong niya, ay hindi siya sigurado. Sa tuwing dadalawin naman ito ni Amy, ay hindi siya sumasama. Minsan lang siyang niyaya nito pero tumanggi siya at alam naman ng babae kung bakit ayaw niyang sumama rito. Kaya magmula noon, ay hindi na siya muli pang pinilit nito. May problema ba? Hindi na rin niya napigilang itanong. Hindi, wala naman. I just wanna check on Daddy. Hindi pa kasi kami nagkita kahapon. I just miss him. Paliwanag ni Amy. Subalit mababaka sa mukha ang pag-aalala na pilit na itinatago. Okay. Tanging sagot ni John. Pero gusto pa sana niyang itanong rito kung ano ang talagang bumabagabag rito. Pero kung ayaw talagang sabihin ng babae sa kanya, ay hindi niya ito pipilitin. Nang makarating sila sa elevator, ay ang button lamang para sa lobby ang pinindot nito. I canceled all my appointments this morning. Babalik na lang ako after lunch. Sabi nito sa kanya nang magsara ang pinto ng elevator. Hindi kita mayahat. Alam ko. Putol ni Amy sa sasabihin niya. Magta-taxi na lang ako. Dugtong pa ni Amy. Hindi na siya kumibo. Nang sumapit sa lobby ang elevator, ay nilingon muna siya ng babae bago tuluyang umalis. I'll see you later. Isang tango lang ang sagot ng asawa sa kanya bago tuluyang magsara muli ang pinto ng elevator. Hindi pa lubusang nakakahinto ang taxi
ay binuksan na ni Ami ang pinto niyon para makababa. Binigyan niya ng buong 200 ang driver at hindi na niya kinuha pa ang sukli. Nang makita siya ng guard na palapit, ay agad na binuksan nito ang gate na rehas. "Good morning po, ma'am." Bati nito sa kanya. Tango lamang ang isinagot niya dahil talagang nagmamadali siya. May dahilan kung bakit ganoon siya. Lumaki siya sa pagmamahal at secure na environment. Kaya naman matatag ang kalooban niya at hindi basta-basta nababahala sa kung sino at kung anong bagay. Mabibilang lamang sa daliri niya mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng kakaibang pagkabalisa. Una ay nung araw na mawala ang kanyang ina. Nasa eskwelahan siya noon at umaga pa lang ay hindi na siya mapakali at nakakaramdam ng kakaibang kaba. Sa kalagitnaan ng klase ay sinundo siya ng ama. Pumanaw na pala ang kanyang ina na noon ay ilang linggo nang naka-confine sa ospital dahil sa sakit na breast cancer. At ang pangalawa ay noong gabi na ma-engage si John sa ex-girlfriend nito. Maski noong nagkaka-girlfriend si John ay hindi siya nakakaramdam ng ganoon. Sa tuwing makakaramdam siya ng ganoon, pakiramdam niya ay isa iyong babala na may mangyayaring masama o kaya ay mayroong mawawala sa kanya. Dahil sa naisip ay lalong lumakas ang kaba sa puso niya, lalo pa niyang binilisan ang paglalakad. "Dad!" Tawag niya sa ama nang nasa loob na siya ng bahay. Nakita niyang lumabas mula sa kung saan si Nanay training. "Ami!" Tila nagulat na sabi nito nang makita siya. "Ang daddy!" Tanong niya agad rito. "Hindi pa lumalabas ng kwarto niya, natutulog pa yata kaya hindi ko kinakatok." Paliwanag nito at sumunod sa kanya habang binabaybay niya ang daan, papunta sa silid ng ama. "Pasado alas 8 na, nagpas na ng oras ng breakfast niya, hindi ho ba? Dapat ay kanina pa siya gising dahil oras na rin ang pag-inom niya ng maintenance medicine niya." "Gigisingan ko pa nga lang sana nang marinig ko ang boses mo. Ano bang nangyayari, bakit parang alalang-alala ka?" Nagtatakang tanong nito sa kanya dahil na-sense na marahil ng matanda ang urgency na makita ang ama. "Dad?" Tawag niya rito mula sa labas ng pinto, kasabay ang pagkatok subalit walang sagot mula sa loob. Pinihit niya ang doorknob subalit nakalaki yon. "Dad!" Mas nilakasan pa niya ang pagtawag at pagkatok. "Nasaan ang susi ng kwarto ni Daddy?" Baling niya kay Nanay training. Hindi na talaga maganda ang kutob niya. Teka, kukunin ko. Sabi ng matanda na natataranta na rin dahil sa hindi pagsagot ng amo mula sa loob ng silid. Ilang minuto lang ay humahangos na nagbalik ito, dala ang susi. Kaagad niya iyong kinuha mula sa mayordoma at nanginginig ang kamay na binuksan ang pinto. "Dad!" Agad niyang nilapitan ng ama na nakahiga sa kama. Tinapik niya ito subalit hindi ito kumilos. Napaiyak na si Ami dahil sa nangyayari. Muli niyang ginising ang ama. "Daddy!" Hindi pa rin kumikilos ang ama. Idinikit niya ang tenga sa dibdib ng ama upang pakinggan ang tibok ng puso nito. Subalit wala siyang marinig. Lalo siyang napahagulhol ng iyak. "Dad!" Sigaw niya habang patuloy na umaagos ang masaganang luha sa mga mata niya. "Tawagin niyo si Mang Kaloy! Dadalhin natin ang daddy sa ospital!" Utos niya sa matanda na umiiyak na rin, pero agad naman itong tumalima. "Daddy, gumising ka!" Iyakap niya ito. "Daddy!" Paulit-ulit na tawag niya rito. Ilang sandali pa'y humahangos na muling bumalik si Nanay training, kasama na si Mang Kaloy at ang isa pang boy nila. Pinagtulungan ang mga ito na buhati ng kanyang ama papunta sa sasakyan. Nang may iayos ng mga ito ang kanyang ama, ay agad na pinaandar ni Mang Kaloy ang sasakyan papuntang ospital. Habang nasa biyahe ay tinawagan niya ang doktor ng kanyang ama na si Dr. Suarez. Kahit parang gusto niyang himatayin ang mga sandaling iyon at pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ng lakas ang kanyang katawan, ay pinilit niyang magpakatatag at ipunin lahat ng natitirang katinuan sa isip niya. Wala siyang ibang aasahan at ang kanyang ama ng oras na yon, kung hindi siya lang, kaya naman pinilit niyang magpakatatag. "Doc, we're on our way to the hospital. Si Daddy." Sabi kaagad niya nang sagutin ng doktor ang tawag niya. Patuloy pa rin ang agos ng luha niya dahil sa matinding takot at pag-aalalang nararamdaman. "Why? What happened?" Tanong ng doktor sa kabilang linya. "He's not waking up." Lalong naging masagana ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Ami. "How's his pulse? Can you check?" I can't feel anything. I tried to listen to his heartbeat, but I can't hear anything.
Humihikbing sabi niya. Calm down. Magpakatatag ka. I'll be at the door when you get here. Sabi ng doktor sa kanya. Hindi na siya nakasagot sa doktor. Pinindot na lang niya ang end button. Muling niyakap ang ulo ng ama na nakaunan sa hita niya. Dad, don't leave me, please. If you can hear me, stay with me. Don't leave me. Dad, please. Paulit-ulit na bulong niya sa ama. Mang Kaloy, bilisan pa ho natin. Sabi niya sa driver. Mabuti na lamang at hindi uso ang traffic sa kanila. Kaya wala pang 30 minutes ay nakarating agad sila sa ospital. Kagaya nga ng sabi ng doktor, nasa emergency room nga ito ng ospital at hinihintay sila. May nakahanda ng stretcher. Nang makitang dumating ang sasakyan nila, ay kaagad silang sinalubong ng mga staff ng hospital. At mabilis na inasikaso ang kanyang ama. Kaagad na chinek ni Dr. Suarez ang vital signs ng kanyang ama. Pinapakiramdaman ng pulso, pinakinggan ng heartbeat. At pagkatapos ay narinig niyang nag-utos ito sa mga staff na nag-assist dito na maghanda for resuscitation. Habang pinapanood niya ang mabilis na paghilos ng mga nurse at doktor sa pag-revive ng heartbeat ng kanyang ama, ay wala ring tigil ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. Tutup niya ang sariling bibig para pigilan ang sarili na mapaiyak ng malakas. Pakiramdam niya ay hihimatayin na siya. Nanginginig ang buong katawan ni Ami. Sari-sari ang nararamdaman niya. Natatakot siya at nag-aalala. Pakiramdam niya ay ang lamig-lamig ng kinatatayuan niya. Hindi na niya alam kung gaano katagal nire-revive ang kanyang ama. Parang huminto ang mundo niya nang i-anunsyo ng doktor ang time of death. Napahinto ang pag-iyak niya. Pakiramdam niya ay nagtayuan lahat ng buhok sa katawan niya at tila naging malabo ang paligid niya. Lalong nanginig ang buong katawan niya. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na boses mula roon. Gusto niyang sumigaw pero walang tinig na lumalabas sa bibig niya. Hindi na niya alam kung anong nangyayari sa paligid niya. Nakatitig lang siya sa katawan ng ama na wala ng buhay. Ang ama na nagpalaki sa kanya. Ang taong ginawa ang lahat para sa kanya. Ang naging kakampi niya sa lahat ng bagay. Ang taong nagbigay ng buhay sa kanya at ibinigay ang lahat ng kailangan niya. Ngayon ay nakaratay na sa makitid na higaan ng emergency room. Wala ng buhay. Hindi niya alam kung paano ipaprocess ng utak niya ang nangyayari. Parang bahagi ng pagkatao niya ang nawala ng sandaling iyon. Paanong nangyaring wala na ang kanyang ama? Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin iyon. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang lahat. Isang masamang panaginip. Pero ang sakit na nararamdaman niya ay nagsasabing hindi ito panaginip. Na ang lahat ng ito ay totoong nangyayari. Wala na ang lalaking nagbigay ng buhay sa kanya. Wala na ang nag-iisang kakampi niya sa lahat ng pagkakataon. Paano niya tatanggapin na magmula ngayon ay mabubuhay na siya sa mundo kung saan wala na ang kanyang ama, ang kanyang pinakamamahal na ama. Dahan-dahang umakbang ang mga paa niyang nanginginig palapit sa kinahihigaan ng ama. May humawak sa braso niya subalit pinalis niya iyon at nagpatuloy sa paglalakad palapit sa ama. Hindi na niya tinignan kung sino yon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa kanyang ama na wala ng buhay. Dad! Mahinang tawag niya rito. Nang makalapit ay hinawakan niya ang kamay nito. Hindi niya alam kung kamay nito o kamay niya ang malamig. Pinisil niya iyon. Dad! Muling mahinang tawag niya. Nagbabaka sakali siya na baka sumagot ito. Maaring nagkamali lang si Dr. Suarez at hindi totoo wala na ang kanyang ama. Daddy! Hinawakan niya ang pajama top nito na nakabukas dahil sa pagre-revive na ginawa rito kanina. Isa-isa niyang isinara ang mga botones na nakabukas at pagkatapos ay yumuko at idinikit ang mukha sa dibdib nito. At doon ay umiyak siya ng umiyak. Paulit-ulit na tinatawag ito. Wala na siyang pakialam sa paligid niya. Umiyak lang siya ng umiyak sa tabi ng ama hanggang sa mawalan siya ng lakas. Ang huling naramdaman niya ay may mga bisig na sumalo sa kanya para hindi siya tuluyang bumagsak. Nang magkamalay si Ami ay ang maliwanag na ilaw ang sumalubong sa kanya. Naramdaman niya ang pamimigat ng mga mata dahil sa sobrang pag-iyak. Ami, tawag ng lalaking nakaupo sa gilid niya. Nilingon niya ito. Jeffrey, sabi niya nang makita ang kaibigan. I came here as soon as I can. I'm sorry. Mababakas ang simpatya sa tinig nito. Muli na namang umagos ang luha sa mga mata niya
nang maalala kung bakit siya nasa ospital. Nilapitan siya ni Jeffrey at niyakap. Lalo na naman siyang napahagulhol ng iyak. Wala na si Dad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Jeffrey. Sabi niya sa pagitan ng pag-iyak. I know, and I'm sorry. I'm here, hindi kita iiwan. Mahinang sabi nito sa kanya. Lalo namang kumirot ang dibdib niya sa sinabi nito. Napakasarap siguro kung kay John niya maririnig yun. Kaso hindi, sa ibang tao nang galing yun. Lalo lang tuloy niyang naramdamang nag-iisa siya. Mas magiging matatag sana siya kung si John ang nasa tabi niya ngayon at inaalo siya. Nasaan nga ba ito? Ngayon niya ito masigit na kailangan, pero wala ang asawa. Naantala ang pagpasok sana ni John sa silid kung saan pansamantalang nagpapahinga si Amy. Matapos nitong himatayin, dahil sa shock at sobrang pag-iyak. Tinawagan siya ni Nanay Trining, at nang malaman niya ang nangyari, ay kaagad na sumunod siya sa ospital. Ipinasa niya na lang kay Jeffrey ang meeting sana niya sa kanilang kliyente. Tinawagan niya lang ang kliyente at nagpaliwanag dito. Pagdating niya roon ay nakita niya si Amy na umiiyak habang papalapit sa ama nito. Hinawakan niya ito sa braso upang alalayan, subalit pinalis lamang nito ang kamay niya. Kaya naman hinayaan niya na lamang ito na lumapit sa ama. Subalit hindi siya umalis at pinanood lamang si Amy habang umiiyak ito sa tabi ng kanyang ama. Awang-awa siya rito. Alam niya kung gaano kasakit mawala ng magulang. Sa bawat hagulhol ng asawa ay parang nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman ito. Hindi niya na rin napigilan ang luhang tumulo sa mga mata niya. Ang akala niya ay sobra ang galit niya sa kinilalang pangalawang ama, kaya hindi niya inaasahan na masasaktan din siya ng sobra sa pagkawala nito. Tila lahat ng galit niya at kagustuhang gumanti ay naglaho na. Bawat iyak ng asawa ay parang may tumutusok sa puso niya. Gusto niya itong lapitan at yakapin, subalit hinayaan niya na lang muna itong umiyak sa tabi ng ama. Halos 30 minuto nang umiiyak ang asawa, na unti-unting humina ang pag-iyak nito at tila tuluyang nawala ng lakas ang katawan. Nakita niya kung paano unti-unting nawala ng malay si Amy dahil sa sobrang pag-iyak. Mabilis na nilapitan niya ito at maagap na sinalo bago pa ito tuluyang bumagsak sa sahig. Amy! Tinapik-tapik niya ang pisngi nito pero hindi ito natinag. Nurse! Sigaw ni John. Kaagad namang lumapit ang nurse sa kanila at tinulungan siyang maihiga si Amy sa isa sa mga stretcher. Tawagin mo si Dr. Suarez. Utos niya sa nurse nang maayos na ang higa ng asawa. Ilang sandali lang ay humahangos na rin si Dr. Suarez palapit sa kanila. What happened? Kaagad na tanong nito habang halinhinang iniilawan ng maliit na flashlight ang mga mata ni Amy. I think she fainted, sabi niya. Pero nasuloko siya kaagad kaya hindi naman siya bumagsak sa sahig. Pinakinggan nito ang heartbeat at breathing ni Amy at pagkatapos ay chinek naman ang pulso nito. She's fine, sabi ng doktor sa kanya matapos i-check ang vital signs ni Amy. She just fell asleep dahil sa exhaustion. I'll suggest na hayaan lang muna natin siyang magpahinga. I can request na i-transfer muna siya sa private room para makapagpahinga siya ng maayos. Mabuti nga ho siguro. Thank you, Doc. Mabilis nga ang na-transfer si Amy sa isang kwarto. Nang masiguro niyang nakasettle na ito, ay ang mga labi naman ang ninong Danilo niyang inasikaso niya. Nilakad niya ang mga kailangang papers para mailipat ito sa funeral home. Pinusunod na niya si Nanay Trining sa ospital para samahan si Amy habang inaasikaso niya ang mga labi ni Ninong Danilo. Ilang beses din siyang nagpabalik-balik sa ospital at sa funeral home. Hapon na nang makabalik siya at papasok na sana siya sa kwarto ng asawa nang marinig niyang may kausap ito. Pagsilip niya ay nakita niyang nakayakap ito kay Jeffrey habang umiiyak. Hindi niya alam kung bakit pero parang sumikip ang puso niya. Naramdaman niya na gusto niyang tumakbo palapit sa asawa at palitan ng lalaking nakayakap rito para sa balikat niya ito iiyak. Tila ang galit at ines na nararamdaman niya para rito ay napalitan na ng awa at simpatya para sa asawa. Ang babae na laging nakikitang matatag sa kabila ng pambabaliwala niya, ngayon ay tila mahina. Gusto niya itong aluin at sabihing magiging maayos din ang lahat, na nandirito lang siya at hindi niya ito pababayaan. Pero tila huli na ang lahat, may iba nang gumawa nun. John, kanina ka pa ba riyan? Bakit hindi ka pumasok? Sabi ni Nanay Trining sa kanya, nang maabutan siya nitong nakatayo sa pinto.
Tila papasok din ito sa loob. May dala itong paper bag. Wala siyang nagawa kundi tuluyan nang pumasok sa loob ng silid. Kumalas naman si Jeffrey mula sa pagkakayakap sa kanyang asawa at tumayo nang makitang dumating siya. Kumain ka na muna, kaninang umaga pa ang huling kain mo. Inilabas niya isa-isa mga pagkaing dala. Nasaan na si Daddy? Sa halip ay tanong ng asawa sa kanya. Inasikaso ko na ang lahat ng mga kailangan para mailipat na siya sa funeral home. Bukas ng umaga o mamayang gabi siya ita-transfer. Hinihintay ko lang ang tawag ng mga taga-funeral home. Paliwanag ni John. Muli na namang humagulhol ng iyak ang asawa. Nilapitan ito ni Nanay Trining at inimas sa likod. Shhh! Alo ni Nanay Trining kay Ami. Baka himatayin ka na naman. Buti na lang nandun si John kanina at nasa luka. Napatigil sa pag-iyak si Ami at nagtatakang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Tinawagan ako ni Nanay Trining nang papunta na kayo ng ospital, kaya nakasunod agad ako dito. Nasa likod mo ko kanina nung nangyari ang lahat ng yon. Paliwanag ni John. Bahagyang nagliwanag ang mukha ni Ami na para bang naliwanagan ito sa kung anong bagay. Marahil ay hindi nito inaasahan na naroroon siya kanina. Nanggaling ako sa funeral home. Mamayang gabi na ililipat si Ninong. Malungkot ang tinig niya. Baging siya'y hindi pa rin makapaniwala na wala na ito. Nakausap ko na rin si Dr. Suarez kanina. Huminto siya sandali sa pagsasalita. Nang hindi kumibo ang asawa ay nagpatuloy siya. Base raw sa kalagayan ni Ninong nang madala mo siya rito kanina ay inatake sa puso si Ninong habang natutulog. Muling tumulo ang luha ni Ami. Nilapitan niya ito at hinawakan sa balikat. There was nothing we could do, sabi ni Dr. Suarez. Hindi natin kayang ipredict kung kailan aatakihin si Ninong. Sooner or later ay bibigay ang puso niya. It's just so sad and unfortunate that it happened sooner than we expected. Ulit niya kay Ami sa sinabi ng doktor sa kanya kanina. Naramdaman niyang umalog ang balikat ng asawa. Humagulhol na naman ito ng iyak. Umupo siya sa harapan nito at kinabig ito payakap. Hinayaan niya itong umiyak ng umiyak sa balikat niya. Parang nadudurog ang puso niya sa bawat hagulhol ni Ami. Alam niyang sobrang nasasaktan nito sa pagkawala ng ama. Dahil alam niya kung gaano kalapit ang dalawa at kung gaano nito kamahal ang ama. Ngayon ay gusto niyang magsisi na pinaglayo niya ang dalawa. Nagpabulag siya sa galit niya at inilayo niya si Ami sa pudar ng ama nito. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa asawa na para bang sa pamamagitan niyon ay mabawasan din ang bigat na nararamdaman niya sa puso niya. Habang yakap niya si Ami, ay marahan niyang hinihimas ang likod nito para pakalmahin ang babae. Maya-maya nga ay naramdaman niyang humina na ang pag-iyak nito. Nang maramdaman niyang medyo kalmado na ito, ay kumalas na siya mula sa pagkakayakap dito. Kung gusto mong makausap si Dr. Suarez ay pwede ko siyang tawagin para maipaliwanag din niya sa iyo ang lahat ng nangyari kay Ninong. Sabi niya, hawak ang magkabilang balikat ng asawa. Umiling ito. Hindi na. Sapat na ang isang beses na narinig ko kung paano nawala si Daddy. Kahit paulit-ulit pang ipaliwanag, hindi na rin maibabalik nun si Daddy. Bakas ang lungkot at sakit sa tinig nito. Tinanggal nito ang mga kamay niyang nakahawak pa rin sa balikat nito at muling nahiga sa kama. Sa itsura nito ay halatang nanghihina at wala itong kagana-gana. Tumayo si John at hinila ang lamesa na kainan ng mga pasyente palapit sa kinahihigaan ng asawa. Nagdala ako ng pagkain, kumain ka muna. Sabi niya rito. Sa halip na sumagot ay sinubsob lang nito ang mukha sa unan. Kahit hindi niya naririnig, ay alam niyang umiiyak na naman ito. Ami, kailangan mong kumain. Baka ikaw naman ang magkasakit. Sabad ni Jeffrey, nakaupo sa visitor's chair na nasa kabilang gilid ng kama. Bahagya itong nakadukwang kay Ami. Alam niya ang concern lang ito sa asawa niya. Pero nakaramdam siya ng inis dito. Gayon pa man ay hindi niya iyon ipinahalata. Nagangat ng mukha si Ami mula sa pagkakasubsob sa unan at dahan-dahang bumangon paupo sa higaan. Kagad niyang kinuha ang dalang pagkain at inihain iyon sa harapan ng asawa. Pinanood niya ito habang matamlay na kumakain. Naupo siya sa paanan ng kama paharap dito. Ubusin mo yan para magkaroon ka ng lakas. Sabi niya sa asawa. Kahit mabagal at walang gana, ay inubos naman ito ang pagkain na inihain niya.
Uuwi muna ako sa bahay. Kukuha ko ng damit mo para makapagpalit ka. Sabi niya kay Ami. Ikinuha ko na siya ng damit. Maagap na sagot naman ni Nanay Gloria. Iniabot nito kay Ami ang paper bag na nakita niyang bitbit nito kanina. Sa bahay ko ito kinuha. Isa ito sa mga naiwan na damit ni Ami. Mabuti ho kung ganoon. Inilabas nito isa-isa ang laman ng paper bag. T-shirt na puti at itim na pantalon ang laman ng paper bag. May kasama ring flat na sapatos na kulay krema. Magbihis ka na para komportable ka. Baling ni John kay Ami. Dahil hindi naman talaga pasyenta si Ami, ay hindi na ito pinagsuot ng hospital gown ng nurse na nag-assist sa kanya kanina nang inilipat niya ito sa private room. Ang bestidang pumasok pa rin sa opisina ang suot ng babae. Tumalima naman ito at walang ganang naglakad, papunta sa banyo. Bit-bit ang paper bag para magbihis. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ito ng banyo. Suot ang damit na kanina ay nasa loob ng paper bag. Ami, uuwi muna ako. Paalam ni Jeffrey rito. Pupunta ako mamaya sa funeral home. Tumango lamang si Ami. Maging sa pagsasalita ay tila nawalan ito ng lakas. I'll see you later, pare. Baling ni Jeffrey sa kanya. Isang tipid na tangulang din ang sagot nito. Pati kay Nanay Gloria ay nagpaalam ito. Hinatid naman ito ni Nanay Gloria hanggang sa pintuan. Magpahinga ka na lang muna ulit. Gigisingin na lang kita mamaya kapag oras na para umalis tayo. Sabi ni John kay Ami na nakaupo sa gilid ng kama. Humiga nga ito sa kama subalit hindi nagsalita. John, anak, uuwi na rin muna ako ah. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan kayo. Paalam ni Nanay Gloria sa kanya. Sige po, Nay, mag-iingat po kayo. Magpahinga ka na rin. Kaninang umaga ka pa abala. Siguradong mamaya magpupuyat kayo. Paalala nito sa kanya. Opo, salamat ho. O siya, sige ha. Ikaw na munang bahala kay Ami. Pupunta rin ako mamaya sa punerarya para tumulong mag-asikaso. Siguradong maraming magpupunta mamaya para makiramay. Sigurado ho yun. Sagot ni John. Paano ho kayo uuwi? Hindi ko pa naman ho kayo maihahatid dahil hindi ko maiiwan si Ami dito. Nako, huwag mo na akong intindihin. Nariyan sa baba si Kaloy. Tukoy nito sa driver. Mabuti ho kung ganon. Ingat ho ulit kayo. Tumangulang ito at pagkatapos ay tuluyan ang lumabas ng silid. Paglingon niya kay Ami ay nakapikit na ito at tila nakatulog na. Pinagmasdan niya ito. Namamaga ang mata ng asawa dahil sa kakaiyak at medyo namumula ang ilong. Ang pagitan ng kilay nito ay nakakunot, ang mga bibig ay nakatikom ng mariin. Para bang hanggang sa pagtulog nito ay umiiyak ito. Hindi niya napigilan ang sariling haplusin ang buhok ng asawa. Kung pwede niya lang kuhain maski kalahati ng sakit ng nararamdaman nito, ay ginawa na niya. Pakiramdam niya ay tuluyan ang nawala ang galit na nararamdaman niya para rito. Parang biglang-bigla ay gusto niya itong protektahan. Kung dala lamang iyon ang sitwasyon, kaya nakakaramdam siya ng ganoon ay hindi niya alam. Ngunit isa lang ang sigurado niya. Kailangan ni Ami ang karamay at wala siyang balak na pabayaan ng asawa. Tila nagbalik siya sa panahon na bagong dating siya sa bahay ng mga ito, kung saan kawawala lamang ng ina ng babae. Gusto niya itong protektahan at iparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Isang linggo magmula ng malibing ang ama, mas lalo niyang naramdaman ang pangungulila rito habang lumilipas ang mga araw. Miss na niya ang daddy niya. Walang ganang bumangon si Ami mula sa pagkakahiga sa kama. Kinuha ang cellphone at tinignan ang oras. Mag-aalas 10 na ng umaga. Kanina pa siya gising, pero pakiramdam niya ay wala siyang lakas at ganang bumangon. Wala rin siyang ganang pumasok sa opisina. Mahigit isang linggo na rin siyang hindi pumapasok. Pakiramdam niya ay wala siyang magagawa kung pupunta siya. Ipinapaubayan niya na lang muna ang pamamahala ng kumpanya sa kanyang asawa. Tiningnan niya ang katabing side ng kama kung saan natutulog ang asawa. Bakante na iyon dahil kanina pa ito nakaalis. Hindi na niya namalayan kung anong oras ito umalis. Nagpapasalamat na lang siya na nare-respeto ng asawa ang pagdadalamhati niya. At tila isinantabi na rin muna nito ang galit na meron ito sa kanya. Habang nakaburol noon ang kanyang ama at hanggang noong ilibing ay hindi ito umalis sa kanyang tabi. Dinamayan siya ni John. Tinulungan siyang asikasuhin ang mga kailangan para sa burol at libing ng kanyang ama. Malabo sa kanya ang mga araw na nakaburol ang kanyang ama.
dalawang araw siyang hindi makausap. Dalawang araw lamang ang burol at inilibing rin sa ikatlong araw. Marami ang nakiramay sa pagkawala ng kanyang ama. Mula sa mga kamag-anak hanggang sa maliliit na empleyado nila ay nakiramay. Pero kahit gaano pa karami ang nagpunta at nakidilamhati sa kanya, ay hindi maiibsan iyon ang pangungulila at guilt na nararamdaman niya. Nagigilty siya dahil na walang mag-isa ang kanyang ama. Nagigilty siya dahil wala siya sa tabi nito, na hindi niya ito naalagaan ng maayos dahil hindi siya nito kasama. Habang nakatitig siya noon sa kanyang ama, ay sinisisi niya ang kanyang sarili. Narealize niya kung gaano siya naging makasarili. Napagtanto niya na hindi lang siya kay John may kasalanan nang pilitin niya itong magpakasal sa kanya. Maging sa ama ay may kasalanan siya. Nang dahil sa kanya ay nagkaroon ng lamat ang ugnayan nito kay John na itunuring na rin itong sariling anak. Nang dahil sa kanya ay nawala ang daddy niya nang hindi man lang natanggap ang kapatawaran mula kay John. Kasalanan niya ang lahat dahil naging makasarili siya. Pakiramdam niya ay sinampal siya ng katotohanan kung bakit hindi siya magawang mahalin ng asawa. Iyon ay dahil nga makasarili siya. Nagdulot siya ng pasakat sa lalaking minamahal niya nang ilayo ng daddy niya ang babaeng pakakasalan nito nang dahil sa kanya. Nagdulot siya ng pasakat sa ama dahil lumayo ang loob ng lalaking itinuring nitong sariling anak nang dahil sa kanya. Kasalanan niya kung bakit nawala ang daddy niya ng mag-isa dahil mas pinili niyang makasama ang asawa kaysa rito. Kaya kung nasasaktan man siya ngayon, iyon ay dahil din sa kanya. Pinilit niya ang isang bagay na hindi nararapat para sa kanya. She doesn't deserve John. She doesn't deserve to be happy. Hindi lang ang pagkawala ng ama ang ipinagdadalamhati ni Amy. Ipinagluluksa din ng puso niya ang katotohanan na kaya hindi siya magawang mahalin ng lalaking minamahal niya ay dahil din sa kanya. Sino ba ang gustong magmahal ng isang tao na ang pansariling kaligayahan lang ang inisip? Dahil sa pagiging makasarili niya, ay napabayaan niya pati ang kanyang ama. Muli na namang tumulo ang luha sa mga mata ni Amy. I'm sorry, Dad. I'm sorry. Sambit niya, kasabay ng masaganang pagtulo ng luha. Kinuha niya ang unan at niyakap iyon. Doon niya hinayaan ang masaganang pagtulo ng luha. Sir, Attorney de la Serna is here. Paalam kay John ang sekretarya sa intercom. Ang kinutukoy nitong dumating ay ang abogado ng Ninong Danilo niya. Send him in. Sagot ni John. Ilang sandali lang ay nakita niyang pumapasok na ito sa opisina niya. Tumayo siya upang salubungin ito. Good afternoon, John. Bati nito sa kanya. Good afternoon din ho, attorney. Ano hong atin? Iginiya niya ito paupo sa visitor's area sa gitna ng opisina niya. Narito ako para ipaalam sa inyo ang huling bili ni Danilo. And there is something I wanted to give you. Hindi ho ba dapat ay si Amy ang kausapin niyo? Tanong niya rito. Kakausapin ko rin si Amy kapag handa na siya. Pero sa ngayon ay ikaw muna ang kakausapin ko. Hindi siya nagsalita at pinanood lang ito habang kinukuha ang mga dokumento sa loob ng case nito. Binigyan siya nito ng isang folder. Nang buksan niya iyon, ay mga titulo at legal documents ang laman niyon. Danilo is giving you half of his fortune. Simula nito. Inisa-isa nito sa kanya ang mga pag-aari na ipapamana sa kanya ni Danilo, mga lupa at building na pag-aari ng Yumao. He is also giving you 50% of this company. Sinimula nitong isa-isahin ang mga property na ipinamamana sa kanya. I can't accept this, attorney. I don't have the right na tanggapin ito. Ang lahat ng naiwan ni Ninong ay nararapat na kay Amy mapunta. She is his only heir. All of this property ay dapat lang na mapunta sa anak niya. Bakit niya ibinibigay sa akin ang kalahati ng kayamanan niya? Wala akong karapatan para rito, attorney. Tanging anak lang niya ang may karapatan dito. Sabi niya sa attorney nang matapos itong magpaliwanag. Don't get me wrong, iho. That is what I expected that he would do. Na ibibigay niya ang lahat ng maiiwan niya kay Amy dahil nag-iisang anak niya ito. Hindi ko inaasahan ang naging desisyong ito ni Danilo. Ang totoo ay ask him kung bakit ganito ang naging desisyon niya. Ang sagot niya sa akin ay, hindi lang daw si Amy ang anak niya. You are a son to him as much as Amy is a daughter to him. Kahit kailan ay hindi kanya itinuring na ibang tao, you are always a son to him. Binalot ng pagkaantig ang puso niya. Nagpapasalamat ako sa iniwan ni Ninong, pero talagang hindi ko matatanggap ito, attorney.
I am giving up the rights sa mga property na ito. Isasalin ko ang lahat ng karapatang iyon kay Ami. She should have all of this. Alam niyang ganyan ang magiging reaction mo kapag nalaman mong iiwan niya sa iyo ang kalahati ng mga ari-arian niya. Kaya naman he made sure na hindi mo ito matatanggihan. Ang mga iniwan niya sa iyo ay non-transferable, and if you're still going to refuse, maging si Ami ay hindi magkakaroon ng karapatan sa mga ito. Hindi ito pwedeng mapunta sa kanya. Kung aalisin mo ang karapatan dito, all this property will be donated to the government and non-government organization. You can sell the property, but not with the 10 years from the time na maisalin ito ng tuluyan sa iyo. Hindi siya nakakibuka agad. Alam niyang wala siyang karapatang i-donate ang mga pinaghirapang ipundar ng ninong niya. Alam niyang ang iba doon ay mga lolo at lola pa ni Ami ang nagpundar. Kaya para sa kanya ay hindi option na i-donate ang mga yon. His late godfather knew that he is very aware kung paano nagsumikap ang mga magulang nito at maging ito na rin to build up the fortune that they have right now. What he can do is to sell the property to Ami after 10 years at pagkatapos ay ibalik ang perang mapagbebentahan niyon kay Ami. In that way ay parang isinauli niya lang kung anong nararapat para dito. Don't think too hard, Iho. Why don't you just accept what is given to you by Danilo for now? You have plenty of time para mag-isip kung anong gagawin mo sa mga ito. You can donate it after it was transferred under your name, or sell it after 10 years. It seems like I don't have an option but to accept it. Donating is out of question dahil alam kong pinaghirapan itong ipundar ng ninong. And it would be unfair for him and for Ami kung basta ko na lamang itong ipapamigay. You're right. All I need is your signature para masimulan ko na ang pagpaprocess ng paglipat ng mga ito sa iyong pangalan. Kahit atubili ay pinirmahan ni John ang mga dokumento. Nang matapos ay ibinigay niya iyon sa abogado. I'll keep you updated. Sabi ng abogado, matapos nitong ibalik sa loob ng briefcase sa mga papeles, ay may ibinigay ito sa kanyang isang envelope. Danilo has been meaning to talk to you before he passed away. Maybe he knew that his time was about to come. He left you this letter just in case na hindi kanya makausap. Naalala niya ang mga araw na tinatawagan siya ng ninong Danilo, but he didn't answer his call. Tinanggap niya mula sa abogado ang inaabot nitong sulat. Wala sa loob na napatitig siya roon. Mauna na ako. Paalam ng abogado. Nag-angat siya ng tingin mula sa hawak na sulat. Thank you, attorney. Kinamayan niya ito. Hinatid niya ang abogado hanggang sa pinto. Nang wala na ito ay bumalik siya sa kinauupuan kanina. Inilapag niya ang sulat sa center table at tinitigan iyon. Nag-aalinlangan siya kung babasahin ba niya iyon. Makalipas ang ilang minutong pag-iisip, ay dinampot ni John ang envelope at binuksan iyon. Inilabas ang papel na naroroon at sinimulang basahin ang sulat. Dear John, kung binabasa mo ang sulat na ito ay nangangahulugan lamang iyon na hindi tayo nakapag-usap bago ako mawala. I don't know how much time I have. Lately ay nararamdaman kong parang napapagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Palagi ko na rin napapanaginipan ang iyong ama. Tinatawag na niya ako, sila ng iyong ina at ng aking asawa. I now have a weak heart na anumang oras ay maaaring huminto. Kung mawawala man ako, mawawala ako ng payapa, knowing na maiiwan si Ami sa iyo. I hope you can find it in your heart na mahalin ang aking anak. Magmula noon ay ikaw lang ang minahal ni Ami. Alam kong hindi mapapasama sa iyo ang anak ko. Maaaring galit ka sa kanya, but I hope that you will find a heart na patawarin siya at bigyan ng pagkakataon na mahalin ka. I wish to take all your hatred towards me and my Ami on my deathbed. I hope that you can forgive me because I only want what's the best for you. Although you may find it hard to believe, but I believe that what I did is for your own good. I am now leaving her to you. Again, I ask for your forgiveness, my son. Open up your heart to your wife and find happiness with her. Danilo. Marahan na inilapag ni John ang sulat sa mesa. May isang linya ang nagsusumigaw sa utak niya. I wish to take all your hatred on my deathbed. Natupad ang kahilingan ng ninong niya. Dahil nang nawala ito, ay parang bularing nawala ang galit na nararamdaman niya para sa mag-ama. Hindi niya alam kung guilty siya dahil nawala ang ninong niya nang hindi sila nakakapagpatawaran o sadyang dinalangan nito ang lahat ng galit sa puso niya. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga
naisip niya ang asawa. Magmula nang mawala ang ama nito, ay hindi pa ulit ito pumapasok. Alam niyang hanggang ngayon ay hirap pa rin itong tanggapin ang pagkawala ng ama. Nirerespeto niya ang nararamdaman nitong kalungkutan at pagdadalamhati. Maghapon lamang itong nasa bahay nila. Pinapapunta niya si Nanay Trining sa bahay nila upang magbantay kay Ami kapag wala siya. At bumabalik lang ito sa mansyon kapag nakauwi na siya. Ang galit na nararamdaman niya noon para sa asawa ay napalitan na ng pag-aalala para rito. Ayaw niya sana itong iwan at gusto niya sana itong samahan sa bahay nila. Subalit hindi rin naman niya pwedeng pabayaan ang kumpanya. Napatingin si John sa wristwatch. Mag-aalas 5 na ng hapon. Tumayo siya mula sa kinaupuan. Ang sulat ay nilagay niya sa loob ng drawer. Inayos niya ang mga gamit at naghanda na para umuwi. Hanggat kaya niya ay uuwi na lang siya ng maaga. Hanggat maaari ay hindi na siya magpapaschedule ng meeting pagsapit ng alas 5 ng hapon. Dahil ang gusto niya ay makauwi siya bago maggabi. Tinawagan niya ang sekretarya. Wala na akong schedule for today, right? Tanong niya nang sumagot ito. Wala na po, sir. Okay, I'll go home early. If somebody call me, tell them that I'll call them back in the morning. Okay, sir. Yun lang at pinutol na niya ang pag-uusap nila. Nang matapos ayusin ang gamit ay umalis na si John ng opisina. Papasok na siya ng driveway nang makareceive ng message mula kay Nanay Trining. Naroon daw si Ami sa bahay ng ama. Nagdalawang isip tuloy siya kung tutuloy ba siyang pumasok sa bahay nila o iikot ang sasakyan at susunod sa asawa. Mas pinili niyang tumuloy muna sa bahay niya. Ipinarada na lang niya ang sasakyan at pagkatapos ay tinawagan si Nanay Trining. Nay, kanina pa ho ba dyan? Tanong niya nang sagutin nito ang telepono. Oo, mga bandang alas tres. Sagot nito sa kabilang linya. Si Ami ho, kamusta naman? Pagdating namin kanina ay dumiretso sa kwarto ng daddy niya. Hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas. Medyo nag-aanala na nga ako eh. Sinilip po siya kanina, nandun lang nakaupo. Niyaya kong kumain pero ayaw. Ganoon ho ba? Pupunta ho ako dyan. Mabuti pa nga. Sige ho, Nay. Pinutol na niya ang tawag at bumaba na ng sasakyan. Gamit ang sariling susi ay binuksan niya ang pinto. Pagbukas niya ng pinto ay dilim ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw. Napatitig siya sa loob ng bahay niya. Walang tao sa loob kaya naka-off ang mga ilaw. Pero kahit binuksan na niya ang ilaw sa sala ay parang madilim pa rin. Nanibago siya dahil sa loob ng 4 na buwan ay lagi siyang sinasalubong ng asawa sa tuwing darating siya. Kahit na anong oras siyang dumating, kahit gabing gabi na. Pagdating niya sa bahay ay maaabutan niyang naghihintay ang asawa. Lagi kasi itong nauunang umuwi dahil madalas ay inaabot ng gabi ang mga meeting niya. Ngayon na wala ito doon, ay tila ba kay dilim ng loob ng bahay niya. The house seems lonely. Isinara na niya ang pinto at pagkatapos ay binuksan ang lahat ng ilaw. Maging ang ilaw sa kusina at sa labas ng bahay ay binuksan ni John. Kahit bukas na ang lahat ng ilaw, pakiramdam niya ay madilim at malungkot pa rin ang bahay niya. Dumiretso na siya sa kwarto. Pinalitan niya ng t-shirt at shorts ang suot na slacks at long sleeve para mas komportable siya. Bago siya umalis ay muli niyang ini-off ang lahat ng ilaw. Maliban sa ilaw sa labas, para pag-uwi nila mamaya ng asawa ay maliwanag. Nang masigurong nakalak na ang pinto, ay tinungo na niya ang sasakyan at nagmaneho na papunta sa bahay ng ninong Danilo niya. Mahigit kalahating oras lang ang ibinyahe niya. Pagdating niya roon ay sinalubong siya agad ni Nanay Trining. Mabuti't dumating ka na. Naroon pa rin siya. Puntahan mo na lang. Sabi ni Nanay Trining sa kanya. Sige ho. Pinaybay niya ang daan papunta sa silid ng yumaong ninong. Kumatok siya subalit walang sumagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Hindi iyon nakalock. Kaya naman tuluyan na niyang binuksan iyon at pumasok sa loob. Nakita niya ang asawa na nakahiga sa kama ng ama nito. Nakapikit at tila natutulog. Mukhang nakatulog ito dahil sa pag-iyak. Dahil may nakikita pa siyang nakasilip na luha sa gilid ng mata nito. Yumuko siya at magaan niyang pinahid ang luha nito. Bumuntong hininga ito kasabay ng paghikbi. Medyo namayat ang asawa. Dahil siguro sa lungkot. Dahil bahagyang naging humpak ang mga pisngi nito. Hindi niya napigilan ang sarili na haplusin ang pisngi ng asawa. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga.
Kung pwede niya lang pasanin ang pagdadalamhating nararamdaman nito, ay ginawa na niya. Pero alam niyang kailangan niyong pagdaanan ng asawa upang unti-unti ay matanggap nito ang pagkawala ng ama. Napagdesisyonan niyang huwag na lang gisingin ang asawa. Dahan-dahan niya itong binuhat upang madala sa sasakyan. Magaan naman ang asawa niya, kaya hindi siya nahirapan. Nakasalubong pa nila si Nanay Trining nang palabas na sila. Tinulungan siya nito na magbukas ng pinto at hinatid sila hanggang sa sasakyan niya. Ito na rin ang nagbukas ng pintuan ng sasakyan para maisakay niya si Ami. Marahil ay napagod sa pag-iyak ang asawa, kaya naman hindi ito nagising. Kinawayan niya na lang ang matanda bago tuluyang paandarin ng sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa bahay nila, ay hindi pa rin nagigising si Ami. Maingat niya itong binuhat palabas ng sasakyan, papasok sa loob ng bahay, hanggang papunta sa silid nila. Maingat niya itong ibinaba sa kama. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Naisip niya tuloy kung ilang oras itong umiyak para mapagod ng ganoon. Nang maayos na ito ay nahiga na rin siya sa tabi nito. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang kumilos na ang asawa. Kasunod niyon ay dumantay ang kamay nito sa bewang niya payakap. Hindi niya alam kung kikilos siya dahil baka magising ito. Pinagmasdan niya ito. Her head leaning backward at wala na sa unan. Kung hahayaan niya ito sa ganoong posisyon, ay baka magka-stiff neck ito pagising kinabukasan. Nakayakap ang babae sa kanya at hindi siya masyadong makakilos. Kaya ipinailalim na lang niya ang braso sa ulo ng asawa para iyon ang magsilbing una nito at pagkatapos ay kinabig niya ito palapit sa kanya. Natulog siya na nasa bisig ang asawa. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nakatulog. Nagising siya nang maramdaman niyang may lumapat sa labi niya. Pagmulat niya ng mata ay nakita niya si Ami na nakatunghay sa kanya. Bago pa siya makapagtanong ay muling lumapat ang labi ng babae sa kanya. Binigyan siya nito ng mariin na halik. Hindi siya nakatutol dahil sa pagkabigla. Bahagyang bumitaw si Ami mula sa pagkakahalik sa kanya, subalit sandali lang. Muli nitong idinikit ang labi sa labi niya. Pero ngayon ay tila nanghihingi na ng katugon ng halik nito. Ami, hinawakan niya ito sa balikat upang ilayo. Baka nananaginip ang babae. Subalit nagsalita ito. Please, nakikiusap ang mga mata nito. Kahit ngayon lang, puno ng pagsusumamo ang tingin na ibinigay nito sa kanya. Para siyang nadala habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Nakaramdam siya ng kagustuhan na pawiin ang lungkot na nakabakas sa mga mata nito. Kinabig niya ito at hinalikan sa mga labi. Tinugon naman niyo ni Ami. Ito ang unang pagkakataon na nahalikan niya ang asawa ng ganoon at hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Damang-dama niya kung gaano kalambot ang labi nito. Habang mas lalong lumalalim ang halik na namamagitan sa kanila, ay parang mas lalo pa siyang nadadala rito. Malaya nilang ipinadama sa bawat isa ang totoo nilang nararamdaman. At ilang sandali pa ay may ngiti sa labi na narating nila ang kaganapan ng pag-iisa nila. Tinignan ni John ang katabi na walang kibo. Napangiti siya nang makitang nakapikit ito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Mukhang nakatulog na ulit ito dahil sa pagod. Masuyo niya itong kinabig payakap. Ipinailalim niyang muli ang braso nito sa leeg ng asawa upang muling magsilbing una nito. At ang isang braso naman niya ay ipinulupot niya sa bewang ng asawa. What happened was definitely unexpected, but it felt so right. Natulog si John ng mangiti sa mga labi. Napakasaya ng puso niya ng sandaling iyon. Nagising si Ami mula sa mahinang paghihilik ng katabi. Tatayo sana siya subalit napigil iyon dahil nakapulupot sa bewang niyang isang braso ng asawa. Dahan-dahan niya iyong inalis at maingat na umusog para hindi magising ang lalaki. Pagtayo niya inaramdaman niya ang pananakit ng kanyang katawan. Muli niyang tinapunan ang tingin ng lalaking natutulog ng mahimbing. Nang magising siya kanina, ang akala niya ay nananaginip pa rin siya. Dahil ang huling naaalala niya ay nasa silid siya ng kanyang ama at wala sa bahay ng asawa. Napanaginipan niya na buhay ang kanyang ama. Masigla ito at walang sakit. Maayos ang lahat sa kanila ng asawa at maganda ang pagsasama nila. In her dream, hinausap siya ng ama. Sinabi nito sa kanya na maayos ang kalagayan nito. Wala siyang dapat ipag-alala dahil malakas ito at walang sakit. Na maligaya ito para sa kanila ni John. And then she dreamed of her husband,
he was kissing her. In her dream, the man is so in love with her. It felt so real and it felt so good. She felt so happy. It felt so comforting that she didn't want it to end. Kaya naman nang magising siya at makitang nasa bisig siya ng asawa, ang akala niya ay nananaginip pa rin siya, kaya hinalikan niya ito. Nang lumapat ang labi niya sa labi nito, ay doon niya napagtento na hindi siya nananaginip. Subalit ang halik na iyon ay nakaramdam siya ng comfort, kaya muli niyang inulit ang paghalik. Doon na nagising ang lalaki. Nang tila pipigilan siya nito ay nakiusap siya. She wanted to feel comfort, even if it's just for a moment. Hindi niya inaasahan na higit pa sa halik ang mangyayari sa kanila. But when he started kissing her, hindi na niya ito pinigilan. It felt so good that she didn't want him to stop. Maski sandali ay nakalimutan niya ang lungkot, dulot ng pagdadalamhati sa pagkawala ng ama. But now, she has to wake up. She's back to reality. She can't hold back her husband dahil lang may nangyari sa kanila. Lalaki ito. Alam niyang may pangangailangan ito. At sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, alam niyang hindi rin natutugunan ng asawa ang pangangailangan na yun. Kaya hindi niya masisisi kung mag-event man ito. Siya naman ang nagsimula eh. Ayaw na niya iyong bigyan pa ng kahulugan. Dahil alam niya na pinagbigyan lamang nito ang pakiusap niya. Isang magandang alaala para sa kanya ang nangyari sa kanila. At least once in her life. Naranasan niya kung paano makulong sa bisig ng lalaking minamahal. Sapat na yung alaala na dadalhin niya habang buhay. Nang nagdaang araw ay napagdesisyon na niya na ititigil na niya ang kahibangan niya. Mahal na mahal niya ang asawa. Pero hindi talaga siya nito kayang mahalin at bibitiw na siya. Walang dahilan para ipilit pa niya ang kanyang sarili. Karapatan itong maging malaya. Masakit na hindi iyon kayang ibigay ng asawa. Pero tatanggapin niya dahil ginawa niya ang lahat para mahalin rin siya nito. Pero kung talagang hindi ni John kayang gawin iyon, hindi na niya ito pipigilang mahanap ang sariling kaligayahan nito kaysa manatili itong miserable sa piling niya. Last night was beautiful and she will forever cherish it in her heart. She will never forget how he kissed her, how he held her. For a moment, she felt loved by him and if she didn't know better, ayon ang iisipin niya. Pero alam niya ang katotohanan at mali na bigyan pa niya iyon ng ibang kahulugan at muli na namang umasa. That is the first time and last time na mararamdaman niya iyon. Dahil mamaya ay kakausapin na niya ito at sasabihin ng napagdesisyonan. She will now set him free. Her tears fall at the thought that this is now the last time na makakasama at makakatabi niya ang kanyang asawa. Parang nawala ang puso niya, pero kailangan niyang gawin iyon. Ang tanging hiling na lang niya ay mapatawad siya ni John sa nagawa niya. Nakita niyang kumilos si John, kaya dali-dali siyang pumasok sa banyo. She took a shower. Habang nililigo ay pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Bukod sa masakit ang kanyang katawan, pakiramdam niya ay gumaan ang kalooban niya. Para bang isang mabigat na bagay na nakadagan sa puso niyang nawala. She remembered her dream about her dad. Maybe it was really him. He visited her on her dream para ipaalam sa kanya na maayos ang kalagayan nito at wala siyang dapat ipag-alala at ika-guilty. Hindi siya superstitious na tao, pero pakiramdam niya ay yun ang tamang eksplanasyon kung bakit tila nawala ang bigat na nararamdaman niya. Now she can see things clearer. Mas may lakas na siyang magpatuloy ulit sa buhay niya without her dad and without John as her husband. Nang matapos maligo ay tinuyo niya ang sarili. Nang mapaharap siya sa salamin, ay nakita niya sa leeg ang bakas ng nangyari sa pagitan nilang mag-asawa ng nagdaang gabi. Hinaplos niya iyon at malungkot na napangiti. Ipinilid niya ang ulo at ipinagpatuloy ang pagbupuna sa katawan. Ayaw na niyang mag-isip ng kung ano-ano dahil baka magbago pa ang desisyon niya na tapusin ang pagsasama nila ng lalaki bilang mag-asawa. John deserved to be happy at iyon ang ibibigay niya kahit pa nangangahulugan iyon ang paghihiwalay nila. Paglabas niya ng banyo ay nakita niyang nakaupo na si John sa kama at tila hinihintay siyang matapos. Pakiramdam niya ay gusto niyang bumalik sa banyo dahil nahihiya siyang makaharap ito, lalo pat aware siya na walang suot ang asawa. Pero magmumukha naman siyang katawa-tawa kung babalik pa siya sa banyo at magtatago, kaya ipinagpatuloy na lang niya ang paglabas. Kanina ka pagising? Tanong ng lalaki sa kanya. Tila naiilang rin ito dahil hindi makatingin sa kanya. Tila nahihiya o nagigilty. Nakaramdam siya ng maliit na kurot sa puso niya. Dahil kung nagigilty ito,
Ibig sabihin ay pinagsisihan ng lalaki ang nangyari sa kanila. Eh, hindi naman, maiksing sagot ni Ami. Papasok ka na sa opisina? Muling tanong nito. Pupunta lang ako dahil mag-uusap kami ni Attorney De La Serna. Doon ko na lang siya papupuntahin. May kailangan din akong kunin sa ospital. Kung gusto mo, sabay na lang tayong magpunta. Maliligo lang ako. Suwestiyon nito. Hindi na, magpapahatid na lang ako kay Mang Kaloy. Mamaya kapag sinundo niya ako rito para kuhanin ang mga gamit ko. Kuhanin ang mga gamit mo? Naguguluhang tanong ni John. Anong ibig mong sabihin? Kunot ang noong dugtong nito. I'm moving out today, John. Mahinang sabi niya. Lalong lumalim ang kunot sa noon nito. Isang malaking pagkakamali na pinilit kitang magpakasal sa akin. Hindi ko dapat ginawa iyon. Masyado akong naging makasarili. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo ay nagbulag-bulagan ako na masasaktan ka at pinaniwala ko ang sarili kong makakaya mo din akong mahalin. Huminto si Ami sa pagsasalita dahil pakiramdam niya ay may bumabara sa kanyang lalamunan. Nakatingin lamang ang lalaki sa kanya. Tumikim muna siya bago muling nagsalita. Sana ay mapatawad mo ako at si Dad. Kung hindi mo kayang magpatawad, sa akin mo nalang ibigay lahat ng galit mo. Ako naman ang punot dulo ng lahat ng tuwi. Ibigay mo na ang kapatawaran mo kay Dad para magkaroon siya ng kapayapaan. Napatawad ko na si Ninong. Nang mawala siya, kasabay ng pagkawala niya, ay inalis ko na rin ang galit sa puso ko. Sabi ng asawa, maraming salamat. Relieved na sabi ni Ami. Masaya siya na nagawang patawarin ni John ang ama. Ami, last night. You don't have to be guilty about last night. Putol ni Ami sa sasabihin nito. Masasaktan siya kung ihingi nito ng sorry ang nangyari sa kanila. I needed comfort and that is what you gave me. Ako ang nakiusap sa'yo. Kahit na alam kong dala ng awa at simpatya kaya ka pumayag. Babaunin ko pa rin yun bilang isang magandang alaala. I now have the will and strength to move on. Nagpapasalamat ako dahil this past few days, hindi mo ko pinabayaan kahit na alam kong galit ka sa akin. Kahit na dala lamang iyon ng awa, nagpapasalamat pa rin ako. Hindi mo na kailangan maawa sa akin ngayon. I'll be okay. Yumuko si Ami para hindi nito makita ang pagluha sa mga mata niya. Kumurap-kurap siya para pigilan ang pagtulo niyon. Ami. Tila may gustong sabihin ng lalaki, pero tila nagbago ang isip nito. Ipapaasikaso ko na rin ang pagpapawalang bisa ng kasal natin kay Attorney De La Serna. I wish I could be the one to give you the happiness that you deserve. But now, I know that I can never give you that. And I wish I could undo what I did. But the only thing I can do now is to ask for your forgiveness. I will try to forget you. And I will try to forget my feelings for you. I know it's not going to be easy, but I will try. Inisip pa lang niya na maghihiwalay na sila bilang mag-asawa, ay parang napupunit na ang puso niya. Pero kailangan niya itong gawin. Mabilis niya ang pinahid ang mga luhang pinipigilang pumatak. I'm letting you go now. I'm sorry for everything. Hindi nagsasalita si John. Nakatingin lang ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong nasa isip nito. Kung relieved ito dahil sa sinabi niya ay hindi niya alam. Sabay pa silang napapitlag nang tumunog ang cellphone ng lalaki. Kinuha nito ang nagri-ring na cellphone. Nakita niyang nagpakawala muna ito ng isang buntong hininga bago iyon sinagot ng lalaki. Sinamantala niya naman iyon upang lumabas ng silid. Dumiretso siya sa dining area. Naupo siya sa isa sa mga upuan doon at pinakawala ng mga luha na kanina pa gustong pumatak. Nang nagdaang araw ay napagdesisyonan na niyang ititigil na niya ang kahibangan niya. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, pero kung hindi talaga siya nito kayang mahalin ay bibitiw na siya. Walang dahilan para ipilit pa niya ang kanyang sarili. Karapatan itong maging maligaya. Masakit na hindi iyon kayang ibigay sa asawa, pero tatanggapin niya dahil ginawa niya ang lahat para mahalin rin siya nito. Pero kung talagang hindi nito kayang gawin iyon, hindi na niya ito pipigilan pang maghanap ng sariling kaligayahan kaysa manatili itong miserable sa piling niya. Don't cancel the meeting. Doon na lang tayo magkita. Prepare all the documents we need. Sabi niya sa sekretarya na nasa kabilang linya. Tumawag ito upang ipaalala sa kanya ang meeting nila ng isang kliyente. Nang maputol ang linya ay dali-dali siyang pumasok sa banyo upang maligo. Habang umaagos ang tubig sa kanyang katawan, ay naisip niya ang mga sinabi ni Ami.
Gusto niya sanang sabihin dito na pati ito ay napatawad na niya, na ang nangyari kagabi ay gusto rin niya at hindi lang dala ng simpatya at awa. He wanted to tell her how he really feel for her. Na nang mawala ang galit na nararamdaman niya, ay nagsimulang magbukas ang puso niya para sa ibang emosyon. Napakiramdam niya ay nahuhulog na ang loob niya sa asawa, na maaaring noon pa niya napapansin ang pagpapahalaga at pagmamahal na binibigay nito. Subalit nagbubulag-bulagan siya dahil sa galit at pride niya. Na nang mawala ang galit niya ay unti-unting nabuksan ang mata at puso niya sa mga naging effort ng asawa. Pero kung sasabihin niya iyon ngayon, ay baka ipagkamali lang ng babae, na kaya lang niya sinasabi iyon ay dahil nadadala lang siya ng awang nararamdaman niya para rito. Katulad ng pagkakamali nito, na kaya may nangyari sa kanila kagabi, ay dahil lang pinagbigyan niya ito dahil sa awa. Hahayaan niya muna ito. Kapag tama na ang pagkakataon at panahon, ay saka niya sasabihin kay Ami ang mga gusto niyang sabihin kanina. She waited for him and loved him. Kahit na walang kasiguruhan kung mamahalin rin niya ito, magagawa niya ring maghintay hanggang sa maging maayos na ang asawa. Hapon na nang matapos ang meeting ni John, nagmamadali siyang bumalik sa opisina upang maabutan si Ami. Alam niyang ipapaalam sa asawa ni Attorney De La Serna ang mga iniwan sa kanyang ari-arian ng yumaong biyanan. Nais niyang ipaliwanag dito na ibabalik niya rin ang mga yon kay Ami. Dahil mag-aalas 5 na, ay pinadiretso na niya nang uwi ang kanyang sekretarya at siya na lamang mag-isa ang bumalik sa opisina. Nagbabaka sakali lang siya na maaabutan pa niya si Ami roon dahil alas 4 ng hapon ang usapan nito at ng abogado. Ayon kay Attorney De La Serna, nang tawagan niya ito kanina para tanungin. Paglabas niya mula sa elevator ay nakasalubong niya si Attorney. Mukhang kakatapos lang nitong makipag-usap kay Ami. Magandang hapon, Attorney. Bati niya rito. Magandang hapon rin. Tugwan ito. Tapos na ho kayong mag-usap ni Ami? Kakatapos lang. Sagot nito sa kanya. Pupuntahan ko lang ho si Ami. Nasa loob pa ho siya? Oo, nandun pa. Sige ho, Attorney. Mag-ingat ho kayo. Paalam niya rito. John. Tawag ng abogado sa kanya. Muli niya itong nilingon. I'm sorry to hear about the annulment. Hindi kaagad siya nakakibo sa sinabi nito. Ami told me about it. I'm sorry. Sabi nito nang hindi siya nagsalita. Me too, Attorney. Since you mentioned it, I have a favor to ask you. Anything, Iho? Huwag niyo humunang i-process ang annulment. And please don't tell her that I'm asking you for this favor. Are you saying that you want to work on your marriage? That's exactly what I'm saying, Attorney. But Ami explained to me na napilitan ka lang na pakasalan siya. Ang totoo, iyon ang gagawin niyang ground for your annulment. It's true na napilitan lang ako magpakasal and I have my own reason kung bakit ko siya pinakasalan. But it's all in the past now. I wanna stay married to my wife. I'm just giving her time and waiting for the right moment to tell her how I really feel. So please, Attorney, don't process it yet. Mahabang paliwanag ni John. Alright, I'll postpone it. Sana ay maayos niyo ang inyong pagsasama. Maraming salamat, Attorney. Tinapik siya nito sa isang braso na parang sinasabing, good luck. I'll go ahead. Paalam nito. Mag-iingat ho kayo. Yun lang at umalis na ang abogado. Kaagad siyang nagtungo sa opisina ng asawa. Bubuksan sana niya ang pinto nang marinig niyang may kausap ito sa loob, kaya kumatok na lang muna siya. Come in! Narinig niyang sagot nito sa loob. Pagkapasok niya sa loob, ay nakita niyang naroon din si Jeffrey. Hindi niya maiwasang kumulot ang noo. Ano na namang ginagawa nito rito? Bulong ng isip niya. Mr. Bermudez! Bati ni Jeffrey. Mr. Salazar! Tugon niya at pagkatapos ay binalingan si Ami. Pwede ba tayong mag-usap privately? Sure! Sagot nito at tinignan si Jeffrey. Jeffrey, can you give us some privacy? Doon na muna ako sa opisina ko. I'll wait for you. Narinig niyang sabi nito sa babae na mas lalong nagpalalim ng kunot ng noo ni John. Tumango lang ang babae at lumabas na ng silid si Jeffrey. May lakad ka? Tanong niya sa babae nang silang dalawa na lang ang naiwan. Jeffrey is inviting me for a coffee. Paliwanag nito. You just move out and you're already going out with other guy. Mahinang bulong niya. Ha? Ano yun? Tanong ni Ami nang hindi marinig ang sinabi niya. Sabi ko, kumusta ang pag-uusap niyo ni Attorney?
Did he tell you na may iniwan na property sa akin si Ninong? Sa halip ay tanong niya. He did. Maiksing sagot nito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ibabalik ko yun sa'yo. Why? Tila nagtatakang tanong nito. Because it's yours. Ikaw lang ang dapat magmana ng lahat ng yun. Wala akong karapatang tanggapin yun. Iniwan yun ni Daddy para sa'yo. Keep it. Hindi mo kailangang ibalik sa'kin ang mga yun. It's yours. He wanted to make sure that no matter what happens, you're gonna be fine. Daddy loved you, and he wanted to secure your future. I guess that's the reason why he gave you half of his fortune. Don't worry, I don't mind. Not because I already have too much, but because I know kung gaano kanya kamahal. Itinuring ka na talaga ni Daddy na parang tunay na anak. And I am so sorry that he had to betray you because of me. Hindi siya nakakibo sa huling sinabi ni Ami. About the annulment, patuloy nito na manatili siyang tahimik. I already told Attorney De La Serna. Siya na ang bahala sa lahat. Wala na tayong aalahanin pa. Did you really move out? Sa halip ay tanong ni John. Tumango ang kaharap. May mga ilang gamit pa akong naiwan. Hindi na kasi kasya sa malete eh. Kaya iniwan ko na lang muna. Babalikan ko na lang kapag may oras na ako. O ipapakuha ko na lang kay Mang Kaloy. Sagot ng asawa. Kung wala ka nang sasabihin, may pupuntahan pa ako. Patuloy nito nang hindi siya kumibo. Natinag si John sa kanyang kinatatayuan. Ganun ba? Sige, mauna na ako. Mabigat ang mga hakbang na lumabas siya sa opisina ni Ami. Paglabas ni John ay napahawak si Ami sa puso niya. Parang sa pamamagitan niyon ay mapapakalma niya ang malakas na kabog ng kanyang puso. Habang kaharap niya ito ay abot-abot ang kalabog ng puso niya pero hindi niya ipinahalata. Nagpapasalamat na lang siya na nakaupo siya dahil kung hindi ay baka bumagsak na siya dahil sa panlalambot ng tuhod niya. Paano ba niya ito makakalimutan kung araw-araw niya itong makikita? She decided na bumalik na lang sa trabaho starting tomorrow. Kesa magpakalugmok siya sa lungkot sa bahay, ay babalik na lang siya sa trabaho para kahit papaano ay malibang siya at iwasang mag-isip. Pero paano nga ba matatahimik ang isipan niya kung ang taong iniiwasan niyang maisip ay araw-araw niyang makikita? Ipinilig ni Ami ang ulo na parang sa ganoong paraan ay mawawaglit ang mga gumugulo sa utak niya. Magkaiba naman sila ng hawak na departamento ng asawa at hindi naman nila kailangan magkita araw-araw. Iiwas na lang siya hanggat kaya niya. At kung may kailangan man siya sa asawa na may kinalaman sa trabaho, ay pwede naman iyong ipadaan sa sekretarya niya. Iiwas na lang siya hanggat maaari, hanggat dumating ang araw na kaya na niya itong makaharap ng hindi nasasaktan. Nang makalma na ni Ami ang kanyang sarili, ay tinawagan niya si Jeffrey sa opisina nito. Kailangan niya ng kaibigan at nagpapasalamat siya na nandyan si Jeffrey. Pakiramdam niya ay magwawala na ang puso niya dahil sa mga kinikimkim doon at pakiramdam niya ay kailangan niya na mapaghihinga ng problema at sama ng loob. Jeffrey has always been a good friend to her at alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito. Nang dumating siya kanina, ay nasense na kaagad nito na may iba pa siyang mabigat na dinadala. Nang tanungin siya nito, ay hindi na niya napigilan ng kanyang sarili na magkwento rito. Sinabi niya na nakipaghiwalay na siya sa kanyang asawa. She was telling him everything nang dumating si Attorney De La Serna, kaya naputol ang pag-uusap nila. Jeffrey knew she needed someone to talk to, kaya hindi siya iniwan ito. He invited her for a coffee para may pagpatuloy ang pinag-uusapan nila kanina, na pinaunlakan niya dahil pakiramdam niya. She needed to tell someone dahil parang hindi niya kakayanin. Hello? Sagot nito sa kabilang linya. Jeffrey, pwede bang dito na lang muna tayo? I don't feel like going out anymore. Sabi niya dahil nawala na talaga siya ng ganang umalis pa. Sure, sandali, pupuntahan kita dyan. Nawala na ito sa kabilang linya. Ilang sandali lang ay naroon na ulit ito sa kanyang opisina. What happened? Tanong agad nito. Ikinwento niya rito ang lahat. Mula sa kung paano sila nagpakasan hanggang sa naging pag-uusap nila ni John ng umaga. Akala ko sa mga pelikula at TV lang nangyayari ang ganyan. I'm so sorry, Ami. I didn't know na ganyan pa lang nangyari sa'yo. Komento nito nang matapos siyang magkwento. Kasalanan ko naman eh. Hindi ko siya masisisi kung nagalit man siya. I forced him to marry me. I forced him to love me. Kahit na alam kong may iba siyang mahal. I guess I got what I deserve. Dahil sa kahibangan ko, marami akong nasaktan. Including the only man I ever love.
Don't blame yourself for everything, Ami. Kung ako ang tatanungin, nagmahal ka lang. Oo, may nasaktan. Pero hindi lang ikaw ang may kasalanan ng lahat. John could have just refused to marry you. But he did. I don't know his reason, but he did marry you. It was his own decision. And his ex-girlfriend? She could have refused to take the money from your dad. But she accepted it. That is her own decision. John got hurt because his ex chose the money you gave over him. John needed someone to blame. And you and your dad were the only one available because his ex-girlfriend ran off. Maybe I'm being judgmental here. Pero kung ako ang tatanungin, hindi lang ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Paliwanag pa ni Jeffrey. But I started all of it. Malungkot na sabi niya. You were hurt too, and still hurting. Malungkot ring sabi nito. I deserve it. No one deserves to get hurt, Amy. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay niya rito. Thank you for listening to me and taking my side. I'm your friend. Whatever you need, I'm here whenever you need me. Thank you. Tumayo ang kaibigan at niyakap siya. Kung sinagot mo ba naman ako noon eh, hindi ka sana magkakaganyan. Bulong nito na nagpatigagal sa kanya. Kumala siya mula sa pagkakayakap nito at tinignan nito. What? Naiilang na tanong niya. Joke lang, awkward ka naman agad. Huwag kang mag-alala, matagal na akong nakamove on sa'yo. Hindi na kita type. Natatawang sabi ni Jeffrey. Para kang sira. Natatawang sabi niya. Mabuti na lang at nandito si Jeffrey. Kahit papaano ay napapagaan ito ang kalooban niya. Mahigit isang linggo na magmula nang umalis si Amy. Mahigit isang linggo na ring malungkot si John na umuwi sa bahay niya. Bumalik na ang asawa sa trabaho, subalit bihira silang magkita dahil laging nasa labas si Amy. Binibisita ang mga outlet store nila. Mas naging hands-on na ito ngayon sa trabaho, pero duda niya ay sinasadya ng asawa na maglagi sa labas ng opisina para makaiwas sa kanya. Ang sabi nito ay susubukan na nitong kalimutan ang nararamdaman sa kanya at mukhang yun nga ang ginagawa ng asawa. Ang totoo, kinakabahan na siya dahil baka tuluyan na nga siyang makalimutan ito. Sa totoo lang ay miss na niya ang kanyang asawa. Wala siyang ganang umuwi sa bahay niya dahil alam niyang wala siyang aabutan. Namimiss na niya na sinasalubong siya nito kapag darating siya sa bahay. Namimiss na niya ang pag-alaga nito. Ang mga bagay na hindi niya binibigyang halaga noon ay nahanap-hanap niya ngayon. And most of all, namimiss na niya itong mayakap. Namimiss na niyang mahalikan nito. Namimiss na niyang makatabi ito. He wanted to love her again. Ngayon na mag-isa siya, parang ang luwag-luwag ng higaan at ang lungkot ng bahay na inuuwian niya. Gusto na itong puntahan ni John at kausapin. Sabihin ang totoong nararamdaman niya. Ang sabi niya ay maghihintay siya hanggang sa maging maayos na ang asawa. Pero mahigit isang linggo pa lang niya itong hindi nakakasama, ay para na siyang mahihibang sa pangungulila rito. Tumingin si John sa relo, pasado alas 9 na ng gabi. He wondered kung nakauwi na ba si Amy. Hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan nito. Subalit hindi niya iyon makontakt. Naka-off ang cellphone nito. Ipinangako niya sa kanyang sarili na bukas din ay makikipag-usap na siya sa kanyang asawa. Sasabihin na niya ang matagal na niyang dapat ay sinabi rito. Kung hindi ito maniniwala, ay gagawin niya ang lahat para patunayan na hindi lang dala ng awa ang nararamdaman niya. Naghanda na siya para makatulog. Kahit hirap siyang makatulog ay pinilit niya. Hanggang sa unti-unti na siyang makaramdam ng antok at tuluyan ng makatulog. Nagising si John sa tunog ng alarm clock. Antok na ini-off niya yon. Nang maalala niyang napagdesisyonan kagabi, ay agad siyang bumangon at naligo. Nang matapos ay lumabas kaagad siya ng banyo at naghanap ng masusuot. He wanted to look good for his wife. Habang naghahanap ng maisusuot, ay nakita niya ang mga damit na binili sa kanya ni Amy. Na maski isang beses ay hindi pa niya naisusuot dahil sa kanyang pride. Namili siya mula roon. Kinuha niya mula sa hanger ang dark blue na polo na may maiksing manggas. Parang sinukat sa kanya ang damit. Nagmamadaling nagbihis at nag-ayos ng kanyang sarili. Nang makontento niya sa itsura, ay lumabas na si John ng bahay at sumakay ng sasakyan. Nag-drive papunta sa opisina. Habang nagbabyaya, hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Kinakabahan na excited siya. Nang makarating sa opisina, ay dumaan muna siya sa sekretarya ni Amy. Is Amy in? Tanong ni John. Wala pa po, sir.
Magalang na sagot nito. Anong oras daw darating? Hindi po sinabi kung anong oras eksakto siya pupunta. Pero ang sabi po niya ay baka hapon na po dahil mag-fill daw po sila ni Sir Jeffrey. Paliwanag nito. Kasama niya si Jeffrey? Kunot na ang tanong ni John. Opo, sir. Nagma-marketing and sales research po sila. Kaya lately ay sila po ni Sir Jeffrey ang magkasama. Anong klaseng research ba ang ginagawa nila para abutin sila ng maghapon? Hindi niya napigilang itanong, kaya tila nabigla ang kausap sa naging reaksyon niya, kaya hindi ito kaagad nakasagot. Kapag dumating, sabihin mo sa kanya na kailangan ko siyang makausap, o kaya naman ay sabihan mo na lang ako. Bili na lang niya. Opo, sir. Iniwan na niya ito at dumiretso na sa kanyang opisina. Inabala niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho para hindi niya mamalayan ang oras. Yun nga ang nangyari. Busy siya sa trabaho nang mag-ring ang cellphone niya. Wala sa loob na sinagot niya yon nang hindi man lang tinitignan kung sino ang tumatawag. Hello? Sagot niya sa caller. John, si Veronica ito. Pwede ba tayong magkita? Para siyang binuhusan ng yelo nang marinig ang boses ng dating kasintahan. Hindi-hindi niya makakalimutan ang boses na yon. Anong kailangan mo? Tanong niya na makabawi sa pagkabigla. Alam ko ang galit ka sa akin. Hayaan mo ako magpaliwanag. Please, magkita tayo. I'm near your office now. Pwede kitang puntahan dyan. Or kung masyado kang busy, pwede nilang kitang puntahan sa bahay mo mamaya kapag wala ka ng trabaho. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Malamig na sagot niya. John, please. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakakausap. I came back from abroad and took a break from school para makausap ka. I'll come to your office. I'll go to your house. I'll do everything para makita ka. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga bago nagsalita. Nasaan ka? Mas mabuti na nga sigurong harapin niya ito. Naku-curious siya sa sasabihin nito at gusto niya ring marinig ang paliwanag nito. Sinabi nito ang kinaroroonan. Okay, hintayin mo ako dyan. Pinutol na niya ang tawag at lumabas ng opisina. Hold all my calls and cancel all my appointments this afternoon. Biling niya sa sekretarya bago tuluyang umalis. Kinuha niya ang sasakyan sa parking lot at nag-drive papunta sa kinaroroonan ng ex-fiancé. Malapit lang iyon sa opisina nila, kaya ilang sandali lang ay naroon na siya. Isa iyong restaurant. Pababa pa lang siya ng sasakyan, ay nakita na agad niya ang dating kasintahan. Nakaupo na ito sa loob at halatang may hinihintay. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Subalit wala siyang makapang kahit na ano sa kanyang damdamin. Kahit katiting na galit ay wala siyang nararamdaman. Noon ay iniimagine niya ang muli nilang pagkikita. Ang akala niya ay makakaramdam siya ng pagkamis kapag nagkita ulit sila. Pero hindi niya iyon makapas sa puso niya. Naglakad na si John papunta sa kainan. Kinawayan siya ng babae nang makita siya. Nilapitan niya ito. Kumusta ka? Tanong nito nang makaupo na siya. Wala akong oras, Veronica. Sabihin mo na ko anong sasabihin mo. Malamig na sabi niya. Umorder muna tayo. Binaliwala nito ang malamig na pagkikitungo niya. Wala na siyang magawa nang kawayan nito ang waiter na malapit sa kanila. Anong gusto mo? Tanong nito sa kanya. Subalit hindi siya sumagot. Tinignan niya lang ito. Ako na lang ang order sa ating dalawa. Sabi nito nang hindi siya nagsalita. Sinabi nito ang order sa waiter. Nang makuha na ng waiter ang order, ay iniwan na sila nito. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. May importante pa akong gagawin. Diretso ang tingin niya rito. May kasalanan ako sa'yo, alam ko. Mali ang ginawa ko na basta na lang kitang iniwan. And I have no excuse for what I did. I needed money para matupad ang pangarap ko. And I took the easy way out. Nasaktan kita. Nandito ako para humingi ng tawad at humingi ng isa pang pagkakataon. Diretsyang sabi nito. Hindi niya napigilan ang sarkastikong tawa na lumabas sa bibig niya. It's too late for that. May asawa na ako. Alam kong hindi mo mahal ang asawa mo. Alam kong ako ang mahal mo. Bumalik ako dahil na-realize ko na mahal kita at hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Inabot ni Veronica ang kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Sana naisip mo yan bago mo ako ipinagpalit sa pera. Mariing sabi ni John. Kung kanina ay wala siyang nararamdaman, ngayon na nagsisimulang tumubo ang inis niya para sa babae. Ang lakas ng loob nitong sabihing mahal siya matapos ng ginawa nito. Hindi sinasadyang napatitig siya sa pinto ng restaurant kung saan siya nakaharap.
Kitang-kita na mga mata niya nang pumasok si Amy kasama si Jeffrey. Parang gusto niyang tumayo sa kinaupuan. Baka kung anong isipin ni Amy kapag nakita nitong kasama niya si Veronica. Nagsasalita pa ang kaharap niya, subalit hindi na niya iyon maintindihan. Nakafocus ang tingin niya sa mga dumating. Pumuesto ang mga ito hindi kalayuan sa kanila. Nakita pa niyang ipinaghila ni Jeffrey ng upuan ng kanyang asawa. Gusto niyang tumayo at hilain si Amy paalis roon at iuwi sa bahay niya. Lalo siyang natigilan nang mapadako ang mata ni Amy sa kanya. Nagtama ang mga paningin nila. Tila nagulat din ito na naroroon siya. Pagkatapos ay lumipat naman ang paningin nito kay Veronica. Eksakto namang lumingon din si Veronica. Napansin siguro ng kausap na wala na rito ang atensyon niya. Kaya alam niyang nakita nito ang mukha ng babaeng kaharap. At base sa naging reaksyon ni Amy, ay sigurado siyang nakilala nito ang kasama niya. "Is that your wife?" tanong ni Veronica. Hindi siya kumibo. "Is she having a date with another man?" Nangaakusa ang boses nito. Parang nagpanting ang tenga ni John sa sinabi nito. "She's not having a date with another man. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan dahil hindi mo siya kilala. Hindi mo siya katulad." Mariing pagtatanggol ni John sa asawa. Hindi sinasadyang insultuhin ang kaharap. "Anong ibig mong sabihin?" Tila natitigil ang tanong nito. "Please, Veronica. Alam kong kahit nung tayo pa ay nag-entertain ka pa rin ng ibang manliligaw." Hindi nakakibo ang babae sa sinabi niya. Marahil ay hindi nito inaasahan iyon. "Tapos ay narito ka ngayon at sasabihin mong mahal mo ako. Hindi mo ako mahal dahil kung totoong minahal mo ako, kahit gaano pa kalaking ibigay sa iyong pera, hindi mo tatanggapin yun. You don't love me. You didn't really love me. You only love the security that I can provide you. Kaya naman ang may dumating na mas magandang oportunidad para sa'yo, ipinagpalit mo ako kaagad. Nasaktan ako sa ginawa mo. Aaminin ko sa'yo. Many times, I imagine how would I feel kapag nakaharap ka ulit. Ang akala ko magagawa kong kalimutan ng lahat at patawarin ka. Basta bumalik ka lang. But I was wrong. Because here you are, sa harapan ko, asking to get back together. But I don't feel anything. I don't even hate you. Naiinis lang ako sa katotohanan na iniisip mo na kaya pa rin kitang tanggapin sa kabila ng lahat. Nangangahulugan lang yun na maliit ang tingin mo sa akin. Hindi ako ganun kahibang Veronica. Kaya pwede lang, huwag mo na ulit akong tatawagan. Hindi na kita mahal. Matagal na tayong tapos. And you're not supposed to be doing this. Sigurado akong wala ito sa usapan nyo ng ninong nang tanggapin mo ang pera niya. Kaya sana, ito na ang huling beses na magkikita tayo. Go back to abroad. Continue your study and good luck with your life. We're done." Mahabang sabi ni John sa babae. Hindi niya napigilan ang pagbuhos ng emosyon. Tumayo na siya mula sa kinaupuan. Pagtingin niya sa kinapapwestuhan ng asawa, ay wala na ito roon. Maging si Jeffrey ay nawala na rin. Dali-dali siyang lumabas at iniwan ang dating kasintahan at tinungo ang sasakyan. Nagmaneho siya pabalik ng opisina. Pagdating niya sa parking lot at pagbaba ng sasakyan, ay nakita niya si Jeffrey. Pababa rin ang sasakyan nito, subalit wala si Amy. Nilapitan niya ang lalaki. "Nasaan ang asawa ko?" tanong niya ritong may halong otoridad ang tinig. Tina nagtatakang nilingon siya nito. "She went home." Malumanay na sagot nito. Pagkarinig sa sinabi nito ay muli niya itong tinalikuran upang bumalik sa sasakyan, subalit muli siyang tinawag nito. "What?" tanong niya. "Alam kong wala ako sa posisyon na sabihin ito, pero naaawa na ako sa kaibigan ko. Mahal na mahal ka ni Amy, and she doesn't deserve to get hurt like this. Kung hindi mo kayang suklian ng pagmamahal niya, huwag mo na lang siyang saktan. Bigyan mo siya ng pagkakataon na kalimutan ka." Seryoso ang mukhang sabi ni Jeffrey. "I'm sorry but I can't do that. Mali ako dahil sinadya kong saktan siya noon, but not this time. Kung iniisip mong magkakaroon ka ng pagkakataon sa asawa ko, I'm sorry, pero hindi ko hahayaang mangyari yon. She's my wife, and I intended to stay that way. Kaya kung iniisip mo na may pagkakataon ka na ngayong maghihiwalay na kami, you're wrong. I'm telling you don't stand a chance." Napakunot ang noo ni John nang makitang natatawa ang kaharap. "You thought na may gusto ko kay Amy? Kaya ba parang laging inis ka sa akin?" Lalong lumalim ang kunot ng noo ni John. "I don't like her that way. Well, not anymore. She is just my friend, and I am genuinely concerned about her." "Wait, are you saying that you love her too?"
I don't think I should tell you that before I could even tell my wife. Sa halip ay sagot niya. You're right. I'm sorry for interrupting you. Go, get her. Good luck. Hindi na niya ito sinagot. At tuluyan na siyang sumakay ng sasakyan papunta sa asawa. Habang nagmamaneho, pakiramdam niya ay maling-mali siya. Pinagsiselosa niya si Jeffrey. Yun man pala, ay talagang kaibigan lang ang turing nito kay Amy. Siguro ay sadyang ganoon lang ito, a good friend sa asawa niya. Naiiling na nagpatuloy siyang magmaneho. Hindi mapigil ni Amy ang sakit na naramdaman niya kanina nang makita niya ang asawa na kasama ang dating kasintahan nito. Masakit isipin na tuluyan nang mawawala ang asawa sa kanya, lalo pat bumalik na ang babaeng minamahal nito. Hindi niya kinaya ang nakikita kanina, kaya naman nagyayana siyang umalis doon. Wala na siyang ganang magtrabaho, kaya naman umuwi na lamang siya. Mabuti na lang at may dala siyang sariling sasakyan, kaya nakauwi kaagad siya at hindi na siya kailangang ihatid pa ni Jeffrey. Sa sasakyan pa lang ay wala nang tigil ang pagluha niya. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa kanya at nakauwi siya ng maayos. Marahil ay talagang mahal na mahal pa rin ito ang dating kasintahan. Kaya naman kahit hindi pa annulled ang kasal nila, ay mukhang nakikipag-ayos na ito uli sa babae. Sinabi siguro nito sa babae na magiging malaya na ulit ito. Kaya naman dali-daling bumalik ang babae dito sa Pilipinas. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos at inggit. Napakaswerte ni Veronica na kahit sinaktan nito si John, ay mukhang handa pa rin itong tanggapin ng lalaki. Lalong umagos ang luha sa mga mata ni Amy sa isiping yun. Paano niya magagawang kalimutan ang lalaki kung buong buhay niya, ang alam lang niyang gawin ay mahalin nito? Hindi niya alam kung paano mabuhay ng isang araw na hindi niya ito minamahal. Parang ikakawala na niyang katotohanan na ibang tinitibok ng puso ni John. Nakarinig siya ng katok sa pinto ng silid niya. Agad na pinahid niya ang luha sa mga mata. Sino yan? Tanong niya, subalit walang sumagot. Night Training, gusto ko humunang magpahinga. Dugtong pa niya, sa pag-aakalang si Nanay Training ang kumakatok. Napalingon siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Nagulat pa siya dahil si John ang nasilayan niya. Mula sa pagkakahiga ay bumangon si Amy. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong niya. Isinira muna ni John ang pinto bago siya nilapitan. Nandito ako para kausapin kay Amy. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot niya rito. Napakunot ang noo niya nang marinig ang mahinang tawa mula sa kaharap. Anong nakakatawa? Kunot noong tanong niya. Nakakatawa kasi yan din ang sinabi ko kay Veronica kanina. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Amy. Alam kong iniisip mo na kaya kami nagkita ay dahil nakikipag-ayos ako sa kanya. Nagkakamali ka. Kaya lang ako nakipagkita sa kanya ay dahil na curious lang ako sa gusto niyang sabihin. At para na rin tapusin ang ugnayan ko sa kanya. Hindi siya kumibo. Gusto na namang umasin ang puso niya dahil sa mga sinasabi ngayon ng asawa. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin. Tapos na rin tayo. You don't owe me any explanation. Kailangan kong ipaliwanag sa iyo. Dahil ayokong isipin mo na may ibang babae pa sa buhay ko. I owe you an explanation. Dahil asawa kita at ayokong masaktan ka. Tapos na kami ni Veronica matagal na. And I don't want any woman except you, love. Anong ibig mong sabihin? Humihikbing tanong ni Amy. Mahal kita, Amy. Nang mawala ang ninong, kasabay ring nawala ang galit na nararamdaman ko. Akala ko nung una ay naaawa lang ako sa'yo. But after nang nangyari sa akin, noon ko nakumpirma na higit pa roon ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam eksakto kung kailan nagsimula, pero mahalaga pa ba yun? Ang importante ay mahal na kita. Baka nagkakamali ka lang. Naaawa ka lang sa akin, kaya na ipagkakamali mo ang sipat yung nararamdaman mo sa pagmamahal. She wants to slap herself. Nasa harap niya ang lalaking minamahal, nagsasabi ng pag-ibig sa kanya, pero ayaw niyang paniwalaan. Mas masakit umasa na mahal niya ako, tapos marirealize niya na hindi pala totoo ang nararamdaman niya. Bulong ng isip niya. I want to hug you every day, kiss you. I want to hold you in my arms. I want to have my future with you. I want to love you every day. Gusto kong gumising sa umaga na ikaw ang katabi ko. Gusto kong umuwi sa bahay na ikaw ang madaratnan ko. I want to laugh with you, cry with you. I want to grow old with you. If you don't think that's love, then you can call it whatever you want.
But please, come back to me, love. I can't go on another day na hindi ka kasama. Buong puso na wika ni John sa asawa. Parang malulunod naman ang puso ni Amy sa mga sinabi ng asawa. Ang tagal niyang pinangarap ang mga sandaling iyon. She waited for so long. At ngayon na narinig niya iyon sa asawa, ay walang paglagyan ng kaligayahan ang puso niya. Masaganang umagos ang luha sa mga mata niya dahil sa nag-uumapaw na saya. Masuyong pinahid ng asawa ang luhang umaagos sa pisngi niya. I promise not to hurt you ever again. I love you so much. Can you please come back home with me? Malungkot na ang bahay natin kasi iniwan mo kami. Kahit umiiyak si Amy, ay natawa sa huling sinabi ni John. Thank you for telling me all this. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, John. No, thank you for making me love you. Love may not be the reason why I married you, but that is the reason why I want to spend my life with you. I love you too. Iniangat ng asawa ang baba niya at binigyan siya ng masuyong halik sa mga labi. I need to call Attorney De La Serna para ipaalam sa kanya na hindi na natin itutuloy ang annulment. Naalalang sabi niya na maghiwalay ang labi nila. You don't have to. I already talked to him the day na nag-usap kayo. I told him na huwag munang i-process ang annulment natin. Pag-amin ni John sa asawa. What? Kung wala ka naman palang balak makipaghiwalay sa akin, bakit pinayagan mo pa akong umalis sa bahay mo? Bahay natin. Pagtatama nito sa kanya. Dahil akala ko kailangan mo ng oras para magdalamhati sa pagkawala ni Ninong. At akala ko ay kailangan ko pang maghintay ng tamang tiyempo para sabihin sa iyo na mahal kita, na hindi mo pagkakamalang naawa lang ako sa iyo. But I was wrong. I'm sorry for that. Okay lang, tama ka naman. Dahil kung noon mo ito sinabi ay talagang hindi ako maniniwala sa iyo. I love you. Uwi na tayo sa bahay. Yaya ni John, nakangiti siyang tumango rito. This is the happiest day of her life. She got what she always wanted, to be loved by the only man she ever loved. She knows her dad is at peace now. He never wanted anything but for her to be happy. She looked up, imagining that her dad is watching over them. Hindi niya mapigilan ang maluwag na ngiti sa mga labi. There's nothing more that she could ask for. Napakasaya niya ng sandaling iyon. Dahil sa wakas, ay maipaparamdam na niya sa asawa ang pagmamahal niya rito. Makalipas pa ang ilang taon, kahit na busy sa trabaho ang mag-asawa, ay sinisigurado nila na may oras sila sa isa't isa. Meron na din silang napakabibong anak na lalaki na pinangalanan nilang John Carlo Bermudez. Ang anak nilang magmamana ng lahat ng ari-arian nila at nagbigay ng kulay at bumuo sa pagsasama nilang mag-asawa. Wala na nga silang mahihiling pa dahil alam nilang masaya at kontento na silang mag-asawa. Hindi man naging maganda ang simula ng pagsasama nila, pero sa huli ay mas nanaigang tinitibok ng puso nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga serious stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.